Sobrang grabe. Hindi ko alam ako pala yung mag-i-intro. Grabe! Para gumahan lang ako doon, tapos ako na. Grabe! Ang bigat. Ay! Dito pa na yung fresh na fresh, grabe! Fresh na fresh na ba? Ha? Alam mo ba kung magkano to? Mga limang pong sahod ko lang naman. Kapag narinig ka ako ng grabe rin mo!
nagtatali kaya ako sa harap? Yeah. Magkakakotse ba talaga kami? Magkakaroon ba kami ng malaking grupo? I-income din ba ako ng malaki? I-income ba ako ng 100,000? Kikitaan ko din ba yung 1 million? Lalaman nyo ba yan sa sarili nyo? Yes! At syempre, pag tinuloy-tuloy natin ito, masasagot natin lahat yan. Yes! Grabe! Yes. So huwag na natin patagalin ang araw ang pinakilihintay natin na maririnig natin kung paano nga ba bumilis ang resulta. Kung paano nga ba magkaroon ng 3 sasakyan sa loob ng 1 taon. Kung paano nga ba kitain ang napakahalaga at magkaroon ng income na platinum 300,000 per month? Amen. Let's all welcome here. Siyempre, pag tinawag ng taong ko, deserve niya na isang malakas. Nagpumapaw na energy para mas kailangan siya. Okay na ba yun, guys? Yes! So let us all welcome Coach Mylen Ricarte! Po yung hawak ko. And then yung 3 years, high school na po
pero grade 7, parang elementary pa rin. Di ba? Opo. So, ayan po. Ito po, ito yung last na picture ko bago po ako mag-resign. Part-time guard po ako sa school. Imagine, nilagay ako dyan, yan yung assignment ko nung graduation. Ayan, di ba? O, dyan ka muna, payamang kay sabi sa akin. Kasi nag-royal na po ako niyan. Ano, ayan, so, yan, sige. Yan po yung mga ko, teachers ko. Good news, hindi sila sumali. Di ba, mga kaibigan? Oo, sige. Okay lang yun. Oo, di ba? So, ayan po. Last October po ako nag-resign. And then, syempre, ako po ay may dalawang anak. Isa po yung 5 years old and isang 13 years old. At may isang asawa. Yan, ano po yung asawa ko sa Gipol. Actually, ako po ay asawa po ako ng seaman. So, 7 years na po siyang nagbabarko as tagaluto po sa barko. Ayan. So, ito po yung ano, yung kwento ko lang po bago po ako nakapasok po dito sa Royal. Alam niyo po yung ano, alam niyo po yung teachers program before. Ayan. So, ito po, medyo may kwento po ito. Ito pong larawan na to, naalala ko lang habang nag-aayos ako ng mga picture, kumbaga nagko-collage ako. Tapos bigla akong, biglang napahinto yung kamay ko, sabi ko, mayroong kwento itong picture na to. Kasi po, itong larawan na po ito, ito po yung panahon na nag-oath-taking ako sa division office. So, actually, butas ng karayong po yung pinasukan. Ako baga yung pinagdaanan ko bago ako makapasok sa public school. So imagine niyo po, yung tatlong beses po ako nag-apply. Diba? Tatlong beses ako nag-apply. First apply ko po, sobrang iyak-iyak ko talaga kasi po nag-resign ako sa private. So alam mo yung kumbaga asang-asa ako na after ko sa private, magpa-public na ako kasi ang mga teacher ko sa private, talagang nilook forward nila o yung sobrang dream niya na makapasok sa public school. Tama po? Yes! Diba? Ganun din po ako kasi po, nung nasa private po ako, ang sahod ko po ay 7.5 lang. Monthly. Kaya, alam mo, gusto ko makapasok sa public school kasi 19,000 daw. O, diba? Kumbaga, dodoble siya. O, diba? Kaya, alam mo yung first attempt ko, nakapasok naman sa ranking, pero ang baba ng rank ko. Kaya alam mo yung iyak ako kasi nga nakapag-resign na. Sabi ko, wala, hindi ako sanay kasi na wala akong trabaho. Pagka-graduate ko ng college, tuloy-tuloy na po yun. 8 years po yun na nasa private ako. Kaya talagang ano ko yung desperado, na nalungkot sobra, iniyakan ko talaga. And then syempre, tuloy-tuloy pa rin yung buhay, nag-alaga ko ako ng aking anak for 1 year, yung bunso ko. Pero kasi sanay pa rin akong nagtatrabaho eh, yung talaga na wala akong ginagawa, wala akong sariling income. So, lumipas po yun, nung pagka-January, every January po kasi yung pasahan ng mga papers, tinry ko ulit for the second time. Nakapasok naman, medyo tumaas, pero hindi pa rin po natawagan kasi tinatawagan po yan. Okay, for the second time, talagang iyak pa rin ulit, iyak pa rin. Ano pa rin, kumbaga, dismayado. Siyempre, tuloy pa rin yung buhay, wala akong magagawa dahil po talagang ganun yung buhay eh. Pero nakapasok po ako sa isang private school for 1 year. Kasi nalaman ko na, kumbaga na-feel ko na parang hindi na naman ako makakapasok. Kaya nag-apply po ako for 1 year. And then for the third time, ginalingan ko na. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako makapasok sa public school. Kasi, ano na eh, kumbaga nagsawag na ako sa private, it's time to ano naman, experience kung ano yung buhay sa public school. And syempre, yun yung magiging bread and butter ko din po. Tama po ba tayo, mga public school teacher, di ba? Yun po, tsaka doble sahod, ang dami daw benepisyo, tama? Yun, and then syempre, ginalingan ko na, may ICT daw, pasukan daw ng ICT, mga ganyan, mas galingan ko. So, ginalingan ko na po. And good
po ako sa ranking. Yan. Pero, ginaling ako na, ayaw ko na umiyak eh. And then, syempre, nagawagan, nagkasikaso ng mga papers. Ito po yung panahon na nag-o-taking po ako. And dito ko pala, alam mo yung nakasama yung isang taong makakapagpabago ng buhay ko. Yan. Hindi ko man siya nakasabay po dito sa o-taking. Pero, pareho po kami ng ano ng oras. Ako lang po kasi nag-iisa sa school namin and then silang lahat taga Camarines High School. And then syempre, ito po yung taong medyo madilim dyan. Madilim pa po dyan yung buhay namin eh. Nung nag-o-taking kami, si Coach Lucky Kaigoy po pala yung makakapawala ng buhay. Kumbaga, na-meet ko na po pala siya before. Hindi ko lang namalaya na nakasama ko na pala yung taong makakapagbago ng senaryo ng buhay namin. And then siguro, nung lumilipas na, syempre gagalingan mo, tama po ba? Yes! Kaya po, pinag-pray mo kay Lord na makapasok ka sa public, tama po. Lahat po ng, kumbaga, kung ano yung pwede ibigay sa akin ng head teacher ko sa akin, kinuha ko na lahat. Especially yung mga mag-aano ka sa program, yung mag-host, hindi ko naman ginagawa po yun eh. Sobrang mahihiyain po akong tao. For the past 8 years sa private school, hindi po ako nag-host, tinatanggihan ko po yan. Kasi nahihiya po ako, may stage fright po kasi ako. Ayan. So alam mo yun, talagang tinanggap po kasi gusto ko eh, di ba? Lahat po, coordinatorship, binigay sa akin. Lahat po ng mga bagay na kailangan ko sa school, binili ko para po hindi ako nanghihiram-hiram sa mga co-teachers ko. Printer, laptop, yung projector, hiningi ko po sa sahod ko yun. Wala pa po kasi ang sahod kasi after 3 months pa po ako sumahod. Pagkapasok sa pamit. Tama po, yung mga tapis ko. Ganun po pala yun. Pagkapasok mo, hindi ka kaalad sa sahod. Mag-aantay ka pa pala ng 3 months bago ka sumahod. Di syempre, buti na lang po, nandiyan yung asawa kong mabait, di ba? Binigay sa akin kasi gusto kong maibigay yung best ko sa pagtuturo. Lahat po ng kailangan, speaker, laptop, lahat po, hinihingi ko unti-unti sa asawa ko. Alam mo yung ginalingan natin, sobrang ginalingan natin. Kasi nga gusto ko talaga makapasok. And then syempre, alam mo po, na-realize ko for the past 8 years sa private school, alam niyo po yung tipong after a year ko sa private as a public school, parang inulit-ulit yung second year ko, parang routine na lang pala yung gagawin ko. Alam niyo po yung tipong, sabi ko, nung lumilipas na yung pang second year ko sa public school, parang pareho na naman yung ginagawa ko. Yes, yun yung daramdaman ko. Sabi ko, parang ito ulit, mag-observation, gagawa ng exam, ulit. Kaya alam niyo po, sa sarili ko, hindi na po ako na-excite. Pero one time, yung habang na-experience ko yung ganung pakiramdam, may nagpa-pop up na po sa Facebook. Grabe, teacher's program! Sino po yung nakapasa sa teacher's program? Ayan. So, ako po, pasok po ako doon sa teacher's program. Noong panahon na yon, nakikita ko na po si Sir Lucky, hindi ko alam kung ako yung nag-add or siya yung nag-add. Okay? So nakikita ko na nagka-coach si Sir Lucky, nagka-kalahating million in just 3 months, napapawa ko sa kanya kasi po, andyan po ba yung upline niya? Kasi po, kakaiba po kasi yung itsura niya before. So parang din yung nabuhay. Imagine niyo po, imagine niyo po, talagang nag-ano ako, nagtaka ako sa buhay niya kasi po, alam mo yung maitim po kasi siya dati. Ayan, ang ganda-ganda na plain gum. Ayan. Maitim po siya, tapos iba yung itsura niya. Noong nag-flashback ako na nakakasama po pala siya, nakakasabay ko na siya sa land bank, sa may division office, iba yung itsura niya, nakabackpack, saka ganyan lang siya. Hindi siya nagsasalita. Yung damit na nakikita ko palagi sa Facebook, sa division office, sa land bank, pareho-pareho po. Kaya po, kung ano po yung damit niya dyan, palagi ko po siya nakikita, ganyan po yung damit niya. Yes po, tinanong ko nga siya, sabi niya, hindi, isa lang talaga yung damit.
buhay niya. Pero po, hindi po agad ako nagtanong ng how po, sir. Kasi ginagalingan ko pa eh, para sa pangalawang taon ko sa public school. Kumbaga, inaano ko pa na baka merong bago na namang mangyayari sa akin, yung mga ganun ba? Pero alam niyo po, ano ba yung nakapagpa-trigger sa akin or nakapagpa-tanong kay Coach Lucky nung kumita na siya ng 1 million? Kasi po, ito lang yung mindset ko before. Nakikita ko po kasi siya sa Facebook, puro siya lang mag-isa. Mag-isa lang siya ng mag-isa. Ang dami niyang lifestyle, puro mag-isa sa restaurant, sa hotel. Mag-isa siya sa sasakyan niya, mag-isa lang siya. Kaya hindi ako naniniwala. Sabi ko, walang kasama to kumikita ng ganito. Diba? Imagine niyo, anong ginagawa niya? Wala namang grupo or wala man lang siyang business na ginagawa. Pero ang dami niyang cheke-cheke. Kaya 1 year ko po siyang finalo sa Facebook. Grabe, tagal ko. Grabe, sobrang tagal. Kaya po, nung siya po yung kumita na ng 1 million, at ang daming tao sa Araneta, naka-selfie siya, doon na po ako nagtanong. Gabi po ako nagtanong, and then kinabukasan po kami nakita. Imagine niyo po, totally stranger po yung aking sinamahan. So, makay ako sa sasakyan niya, from Zabarte, and then tapos po, dinala po ako sa Santa Maria, Bulacan. Imagine niyo po, kung ako yung asawa ninyo na sumakay sa isang lalaki, diba, tapos lalaki din yung driver, talaga kakabahan kayo. Ang ginawa ko na lang po yung screenshot ko yung pagmamungano upline ko, tapos sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Papa, ito po yung sinamahan ko, kung ano man, ano man, ito yung pagmamungano. Kasi po, ako po, kahit po si man yung asawa ko, hindi pa rin po ganun ka, alam mo yung ka-stable. Si man po kasi, kapag po on board, may pera, tama? Pagbaba po niyan, 2 buwan lang po, ubos na yung pera. Kumbaga, aakyat, mag-ipon, bababa, gagastos, aakyat ulit. Noong mga panahon na yun na nasa public school ako, diba, 2 taon po ako nag-public school bago ko nakilala yung si Royal. Ang buhay po namin, ano po yan, bago po maubos yung pera namin, mag-loan na po ako. Para po pang backup sa kanya. Ayoko naman kasi po siyang mamoblema. Kung ano po, kung saan po kami kukuha ng pera, para lang po makapag-stay siya habang hinihintay pa yung alin po, yung pagsakay niya sa barko. So, binabackupan ko na siya. In short, paulit-ulit lang yung ganon. Maglo-loan ako. Tapos, syempre, pagsakay niya, hindi pa naman siya sa sahod. May cash fund pa yan eh. Tama, pagtatrabaho niya pa yung isang buwan. Kaya, ang ano, kumbaga, meron na naman utang. Malaki na naman, nadadagdagan na naman ang utang. Kaya, alam mo yung tipong, pag on board siya, siguro makakasubi man ako o makakatubi naman ako ng pera after 4 months pa kasi magbabayad. Tama? Paulit-ulit po yun kahit nung nasa private school po ako. Ganun po yung buhay namin. And then syempre, nung nakapag-isip na ako, sabi ko, pwede na sa akin itong ginagawa ni Sir Lucky. And then syempre, nagtanong ako sa sarili ko, kaya ko ba to? Una-una po, ako po ay isang mahihiyain na tao. School, bahay, mga anak lang po yung aking ginagawa nung ako po ay nagtatrabaho bilang isang teacher. In short, hindi po ako talaga exposed sa maraming tao. Ang socialization ko, hindi siya ganun ka-active. Kasi po, imagine niyo po, syempre, medyo authority ang isang seaman din. Medyo malaki naman po yung sinasahod niya, 6 digits po, di ba? Kaya, kumbaga, ano na, kumbaga sige, sa bahay na lang po. At tawag nito yung profession ko, nagagamit ko. Kasi po, 5 minutes away from home, yung school namin, sobrang lapit lang, di ba? Kaya sobrang ang laki ng advantage, tama? Alam niyo po, itong panahon na to, nung sumali na ako, di ba po, actually, instant pay-in po ako. Oo, nung na-presentan ako ng negosyo, instant pay-in po ako niyan. Pero hindi pa po yan. Kasi po, nung ako'y na-presentan sa Santa
Samaria, Bulacan, may kailan na po kong pera noon. Ay, yung pong pera na yun, kinipon ko yun para pamili ng cellphone ng aking bunsong anak kasi nag-aagawan kami sa cellphone. Siguro natunogan ako ng apply ko ng pera ko, kaya nadala ko niya sa head office. Dinala niya ako, doon ako nag-pay-in. Siyempre, alam niyo po yung... Hindi ko alam kung nabudol-budol ba ako, di ba? Meron pag ganon. Alam mo yung paglabas mo ng ano, paglabas mo ng head office, pag uwi mo ng bahay, may dala ka ng package. Hindi mo alam ba? O, oh, di ba? May ganon ba? Yes! Tapos may mas kasama nung, wala ba kung may package ako, di ba? Parang ganon. Parang ganon yung nangyari sa akin. Pero, alam niyo po, naging ano na lang, naging buo na lang din yung loob ko. Kasi po, sabi ko sa sarili ko, kung sa kanya man nangyari, teacher siya, teacher ako, ano yung kaya niyang gawin na hindi ko kayang gawin? At napakaswerte ko, pinarealize na din sa akin na may means naman ako na sumali. Dahil po yung iba naman po, wala talaga. Kung maghahanap pa, para makasali pa. Pero ako, ayun, binigyan ako ng will, Lord, na makasali dahil agad-agad nakasali po ako, di ba? Kaya alam niyo po yung mindset ko noon. Sabi ko sa sarili ko, sige, panindigan ko na to. Kasi syempre, nakabili na ako ng package eh, di ba? Sabi ko, panindigan ko na to. At yung tao na tutulong sa akin is, hindi madali yung nagawa niya. Sobrang resultado yung aking sinamahan. Kaya, sa umpisa pa lang na sa negosyo na to, naging tama na po yung aking attitude, ibig sabihin, right attitude na agad yung pinakita ko. Una-una po, sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam tong negosyo na to. At alam niyo po, this is my first company. Hindi po talaga ako nai-invite kahit saan, yes. Kahit saan negosyo. Noong napresentan niya ako ng negosyo, siguro after 6 months, doon ko na-realize na networking pala to. Maka-promise, hindi ko alam ang networking kasi wala naman talaga nag-invite sa akin eh. Pero siguro, inumpisaan ko siya ng tama. Ibig sabihin, yung aking attitude, alam niyo po, Saturday po kasi ako nag-pay-in, tapos sabi niya sa akin, mamay, punta ka ng head office. Hindi, actually, susundin niya daw ako. Sa Novali Chess, sabi niya, punta tayo sa head office, may training. Hindi ko pa alam yung Monday habit, basta sabi ko, sige po. Pero ano po sa akin yun, sobrang kakaiba sa akin yun. 7 PM lalabas ka ng bahay. Dahil po ako po, 12:30 ako nakaka-uwi or 1 PM, tuloy-tuloy na yun, nasa bahay lang ako. Ganun po yung naging buhay ko. Kaya sobrang kakaiba yung gabi, lalabas ako. And then syempre, nung panahon na yon, may dalawa po akong anak na kailangan iiwan. Nung time na yon, buti na lang nandun pa yung aking benan. At yung benan ko, hindi naman po siya nang tagal nag-stay sa bahay habang ginagawa ko negosyo. Alam niyo po, nung nakakapag-training na ako, di pa training-training, hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung nangyayari. In short, basta sumusunod lang ako kay Sir Lucky. Ganito gawin mo, ganyan na. Punta ka dito, punta ka yan. In short, talagang empty cup ako habang ginagawa ko yung negosyo. Ina-absorb ko lang po kung ano yung sinasabi ni Sir Lucky. And then syempre, minsan naman pumapasok sa isip ko na bakit ko ba ginagawa to kasi medyo nalilate kami ng uwi eh. Alam mo, minsan pumapasok sa isip ko na ano, na bakit kailangan ko pa gawin to? Eh, pwede naman akong... Kaya alam mo yung tipong kaya naman kaming buhayin ng aking asawa. Tama po? Dahil po, siyempre, seaman daw, malaki na yung sahod, di ba? Minsan pumapasok talaga sa ano ko yun, sa isip ko yun. Pero hindi, alam niyo po yung biglang, ay, pwede, sumali na ako, nagpagsak na ako ng 16,500. Tuloy ko na to, laban ko na to. Kasi malaking bagay po ang 16,500 para po sa akin. Kasi galing nga ako sa 7.5 na sahod. Diba po? Kaya sige, sabi ko, alam niyo po, nung nare-realize ko na kailangan mag-add ng accounts, ayun po, nag-loan po ako sa cooperative. Ayan. Grabe. Kinumpleto ko na po yung aking structure. Pero, ikit mata kong ginawa yun kasi malaking halaga yung ilalabas mo. Kaya po, syempre,
isa din sana kapag pa-push din sa akin na gawin to, syempre, namutang na ako, di ba? Kaya laban na to, tama? Paano ko mapapayaran to? Actually, hindi alam na asawa ko na sumali ako. Ginawan ko lang siya ng paraan. Kaya sabi ko, sige, panindigan ko na tong negosyo na to. Alam niyo, habang ginagawa ko yung negosyo, ayan po, buti na lang po may nagtiwala sa akin. Ayan si Ma'am Brace, yung may tsura ni Ma'am Brace, eh, no? Alam niyo, nababago na yung, ano, yung bulsa natin, pati yung tsura nababago. Ano si Ma'am Brace? O, di ba? Ayan sila yung nag-pay-in. Hindi din alam ng asawa niya yun na nag-pay-in. Alam niyo, bibili na lang kami ng package, tumati, eh, sumama yung asawa niya, kala niya ang pe-presentan lang ng negosyo. Yung parang pe-pay-in na sila, di ba? And then, syempre, ayan po, yung panahon na nagkaano na tayo, may mga sumasali na kaisa-isa. Ito po yung first direct ko. And then, siya naman po nakapag-direct yung tita niya. Ayan po, habang ginagawa ko po yung negosyo, guys, alam niyo po, sobrang nag-adjust ako. Kasi kung dumating sa point na sabi lang ni Sir Lucky, Monday, kami pupunta, tapos pag-check-in day, kukuha daw ng check-in, pag Saturday, centering, ganyan, mag-meeting. Pero dumating sa point na Tuesday, Wednesday, Friday, pupunta kami sa KFC. Oo, grabe! Pati asawa ko sabi niya, bakit araw-araw ka na umaalis? Sabi sa akin, kala ko ba Monday lang, Thursday, di ba? Pero pupunta pa rin ako, guys. Alam niyo yung tipong, lahat na po kami niyan, buong team na po ni Coach Lucky. Ito ay nandito, ayan o. Ayan po. So imagine mo, iba't ibang area po yan, Caloocan, Bulacan, QC, nandiyan na po kami. Dito kami nagsimula. Ito yung humble beginning po namin. Grabe, no? So, syempre, nagmamam kami. Tingnan nyo naman kung ilan po kami. Ilan lang yan. 8 lang yata yan. Pero nilaban ko pa rin. Di ba? Ganyan po yung ako, talagang katindi, yung binigay kong, tawag ito, yung commitment dito sa negosyo na to. Di ba? And then yan, nung umalis na po yung binan ko, kasi umalis po yung binan ko eh, na dati kasama po namin dahil po, kapag po may nanganak kasi na ano, na nahipag, dun siya, sa kung sino may baby. Dumating sa point na kasama ko na po sa hataw yung anak ko. Yung aking youngest po, sinasama ko po siya. Etong oras na po yan, yung ganyan ginagawa niya, alas 11 na po ng gabi yan. Kasama ko pa po yan. At take note, wala pa po kaming sasakyan niyan. Nagko-commute pa lang po kami nung aking anak. Gabi, no? Ayan po. And then, syempre, kasama ko din po yung eldest ko. Minsan, napipilitan siya na sumama. Yan yung panahon na, alam niyo po, yung panahon na, ano, na, dalawa na yung i-order ko sa kanilang dalawa lang, tapos ako na lang kakain ng tira. Kasi sobrang nagtitipid ako. Bakit po? Tatlo kami namamasahe. Ayaw niya kasi kumupo, ayaw niya kasi kumandong sa akin. Di ba? Kaya sobrang ano talaga, sobrang tipid. Pero, guys, pumupunta pa rin ako. Sabi ni Sir Lucky, punta daw ako eh. Di ba? Grabe talaga eh. Sabi ni Sir, Sir Lucky patawag ko sa kanya. Hindi ko parang coach pala siya. Oo! Kumbaga, alam mo yung parang ano ko, yung parang tipong, yung parang bata na walang alam na sunod lang ng sunod. Di ba? Ayan po. And then, syempre, yan, nagko-commute po kami. Ayan po yung panahon na naka-UV po kami. Alam mo yung tipong dapat ipahinga na lang po ng mga anak ko ng Saturday kasi syempre, for the whole week, pumapasok po sila, di ba? Pero sinasama ko pa rin po sila, mga 9 kami umaalis. Imagine niyo po, pedicab, tricycle, jeep, UV, tapos jeep po ulit dito. Ganun po yung biyahe po namin mag-ina kapag pumupunta po kami sa head office. May gano'n po ba? Yes! Meron! Kahit paano. So, ayan po. Ito, dumating din sa point na kami lang din mag-isa. Ayaw na kasi sumama ng aking youngest. Ayan po. And then, syempre, ayan na kasi mga mo, tsaka ayaw na kasi sumama kasi inaantok pa po siya niyan. And then, syempre, habang ginagawa ko po yung negosyo, sumunod lang talaga ako. Dumating sa point na nailabas ko na po yung first car ko. G4 pa po siya. Last January po yan. Ito po, hindi lang po ako yung naglabas. Apat po kaming magkaka-co-teacher ang naglabas po ng sasakyan. Ayan po sila. Kaming sasakyan. Teacher na naglabas ng sasakyan. Grabe, no? Okay, so ayan po. Siyempre,
time. Grabe, no? Sobrang ano. Sabi kasi ni Courtney, ni Sir Lucky, maglabas ka ng sasakyan. Pero hindi ko naalala na hindi pala ako marunong mag-drive. Na gusto ko talagang mag-drive yung sasakyan ko, after 3 days na i-drive ko po siya. Kasi, nung paglabas po doon, 3 days na, nakikita ko yung sasakyan, may sasakyan niya ako, hindi ko naman nadadrive. Sino magdadrive nito? Wala naman po yung isawa ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, lalakas ako ng loob ko, na i-drive ko po siya for the 3rd day. Na i-drive ko po siya. Grabe na? And then, syempre, ayan po, komportable na po yung mga anak ko. Eh, dumating sa point na award na po ako as Balisian Travel Qualifier na ako po ay bago pa lang sa negosyo. Okay? Nakasama po ako sa Philippine Travel sa Balisian. And then, ayan po yung mga aura-aura. Yan. And then, syempre po, after 4 months, ginagawa ko po yung negosyo. Syempre, ano tayo, sunod lang tayo i-apply. Naglabas po siya ng Montero. April. And then sabi niya, mamay, maglabas ka na din ng Montero, sabi sa akin. Sabi ko, apply, hindi ko pa nga na-explore yung G4 ko, maglalabas na naman ako ng sasakyan. Pero syempre, yes, apply na tayo, lalabas ko po yung second car. After 4 months po yan, naglabas ko po yung aking sasakyan na hindi ko pa masyadong na-explore yung first car ko. Hindi ko pa nga alam kung saan yung bukasan ng ano yung sa likod. Sabi yung, opo, promise, hindi ko po alam. And then, syempre, ito po, ganun pa rin, hindi ko din alam. And then, ang nangyayari po, yan, nagiging komportable na sila, wala nang commute, wala nang pong coding, kasi magkaiba po sila ng araw ng coding. Grabe po. Ayan, tingnan niyo yung itsura niya, masaya-masaya na yung aking youngest. Talagang siya yung nakamaximize ng sasakyan po namin. Siya yung nakakabisado kung ano man meron sa likod. And then, syempre po, nung ginagawa ko na yung negosyo, ang dami na din pong ang dami na pong nagka-kodya sa akin sa mga batang edad. Yan po sila. Ilan lang po sila, pero under my organization po, 33 na po yung may sasakyan po sa akin. Yung iba po doon, SUV, at yung iba po doon, tigna-dalawa na po yung sasakyan nila. Sabi po, no, marami na din po tayo natulungan. Ayan po. Dumating sa point na nagtatap na din po ako. And then last 90-day program, nasa 90-day program po tayo, tama po ba? Yes! Nakaano po tayo ngayon? Hangout mode. So last 90-day program, 2019, na-awardan po ako bilang top one of the, ano ba yan? 90-day program. Bakit po? In just 3 months, kumita lang naman po ako ng 1,065,000. And then, syempre, ako po ay, nagyayabang na po ba ako nila? Ayan po, ako po ay consistent platinum earner. Ibig sabihin po, from August up to now, ngayon po, hanggang sa January, ako po ay kumikita ng 300 to 400,000 pesos per month. Okay. So sa ngayon po, ano po, February 10 po ngayon, tama po ba? Ang total income ko po ngayon, as of February 10, 165,000 pesos. Di ba? Talaga. Ayan. So, syempre, nakakapag-shopping-shopping na tayo at nakabili na din po tayo ng LV bag na nanginginig pa ako nung binili ko po ito. At sabi ng asawa ko, hindi ka ba nanginginig dyan sa pinagbili mo? Sabi sa akin. Opo, di ba? And then, syempre, nakapag-travel din po ako sa Singapore. Dahil din po sa kay Royal, ano po yun, first international travel ko po yung Singapore. Kaya talagang natutulala ako nung nandun ako eh. One day na ako doon, hindi pa rin nagsisigil na nasa Marina Bay Sand po kami nag-check-in. Ganun, hindi po yun, kumbaga hindi po yun normal kapag ikaw ay isang Filipino na nag-check-in doon kasi mahal doon. Pero kami nakapag-check-in po kami doon. And then syempre, October po yun, nailabas ko na po kinabukasan. Ay, anyway, di ba kanina po, konti-konti lang kami. So, ito na po yung aking mga leaders pa lang po sila.
na po yung mga leaders. Dumami na po yung mga nagtiwala. Yan, grabe po, no? And then, no, ano po, nagkaka-cheke-cheke na po. 1 week, 172,000, 163 per week, 156 weekly po. Yan, yan po yung kinikita na natin. Okay? So, after po, no, ayan po, tingnan niyo po. From September 418, October, yan na po yung kinita natin. And then January, 336,250. Oo. Yan. And then, syempre po, alam niyo po, nagawa natin po namin mag-shopping ng sabay-sabay ng mga members po natin. And, pagka-uwi ko po from Singapore, October 20 po yun, kinabukasan October 21, binili ko po yung aking third car. Ay, sorry, ito pala yung bahay namin. Bakit daw? Kasi puro sasakyan. Ang dami ko daw sasakyan. Ayan na po yung bahay namin. Ayan. Dahil din po sa Kairoyal, napaganda na din po namin yung bahay namin. At nakabili na din po ako ng kung yung gusto ko sa bahay. And then po, syempre, ayan na po yung third car na po, is first car, yung baby business. Ayan. Dahil po, no, kinakukasan po yan. Nakubos tayo ng 200,000 sa Singapore. Pagka-uwi po, kinash po natin yung Hyundai Genesis! Napapagrabe yung asawa ko eh. Nasa ibang bansa pa po kasi siya doon. Nung nakuha po natin lahat ng mga ito. And then, syempre po, salamat po sa aking mentor kay Coach Lucky, kay Igoy. And then, syempre, sa mga coaches kay Coach Troy and Coach John, Coach JDC, and Coach Kat. So, naikwento ko na po kung ano po yung mga naging achievements natin dito, di ba po? So, paano ko ba nagawa yun? Dami-dami ko na nag-remind na, paano ba nila nagawa yun? Actually, di ba po sabi ko sa inyo, sinimulan ko po yung negosyo na merong tamang attitude. Tama po ba? Kasi ako po, kung tutusin, pwede naman kung hindi ko gawin yung negosyo eh. Tama po? Pwede kung hindi gawin yung negosyo, pwede hindi po ako. Kumbaga, pwedeng pigilan ako ng asawa ko. Bakit po? Kaya naman po kami buhayin ng asawa ko. Tama po ba? Pero alam niyo po, isa lang talaga yung na-realize ko kung bakit ko kailangan gawin yung negosyo na to. Bakit po? Kasi po, sa loob ng 7 years, napaulit-ulit yung nangyayari sa buhay namin at may nakilala ko isang ganito opportunity na nakita ko na kung ano yung pwedeng mangyari, bakit ko hindi siya gagawin? Tama? Kasi po, baka po pag hindi ko ito ginawa, magbibilang na naman ulit ako ng 7 taon para umulit na naman yung buhay namin. Ayaw ko na po ng ganon. Tama po ba? Sobrang naisip ko yung asawa ko dahil po, siya po, hindi man niya sa akin sinasabi lahat, sobrang hirap po sa barko. Dumadaling sa point na marami po siyang mga kasama na hindi niya nakakasundo. Minsan lang naman, alam mo kasi syempre iba-iba yung mga ugali ng tao. Yung alon, hindi natin mapigilan yung mga yan. Alam mo yung lungkot na lumalaki yung mga anak na hindi niya nakakasama sa loob ng ilang taon. At syempre, ang dami niya pong mga namimiss na mga events, especially yung mga birthday ng anak ko and yung Christmas na hindi po namin siya nakakasama. Sobrang daming nawawalang moments sa aming buhay. Imagine niyo po, 14 years po kaming kasal, pero kung susumahin mo yung pagsasama po namin, 12 years po yung pag-alis niya, and 2 years lang po kami nagsama. Imagine niyo po yun, kumusta po yung buhay namin mag-asama. At nag-set po siya, sabi niya, 20 years daw siya magbabato, kasi 33 pa lang po yung asawa ko, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Mama, magsiset ako ng 20 years sa pagbabaro ko. After nun, sige, mag-for good tayo. Pero alam niyo po yun, yung 7 years na yun, parang walang nababago kasi nagbibilang na ako ng 7 years eh. Alam niyo po yung tipong papunta ba to sa pag-for good niya ng 20 years? Nakuha niyo po ako? Kasi wala po kasi nababago. Paulit-ulit lang nangyayari. Tama po ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, nung nakilala ko itong naging negosyo na to, gagawin ko na, susundin ko man kung sino man yung mga tao na nakakaroon ng resulta dito. Tama po ba? Kaya isa sa naging instrumento sa akin, si Coach Lucky. Yung nagpasali po sa akin na nakita ko na resultado siya, edi susundin ko na lang. Tama po ba?
po yung paniniwala ko o yung belief level ko. Alam mo yung sabi niya sa akin, magkakakotse ka dito. Sabi niya sa akin, magkakayayaman ka dito, mamay. Alam mo yung tipong sabi niya sa akin, mapapauwi na natin yung asawa mo. Noong mga panahon na yon, siguro ina-accept ko lang, pero hindi pa talaga nag-reveal yung straw sa kaibuturan ng utak ko. Tama po. Kasi hindi pa siya masyadong malinaw kasi dumadaan pa talaga tayo sa proseso. Tama po. Pero pinanghawakan ko lang kung ano may sinabi ng upline ko. Kasi sabi sa akin, maniwala ka lang. At yun nga, pinasan ko yung paniniwala ko na sabi may mangyayari sa akin. Alam niyo po, hindi naging madali yung journey ko habang ginagawa ko itong negosyo. Dumating sa point na hindi ko na po nakakasama yung mga anak ko. Yung tipong dalawang babae po yan, yung alam mo po yung iniiwanan ko na sila sa bahay, tapos sumahataw ako ng madaling araw. Yung tipong, yung aking youngest, iniiwan ko muna sa, ano ko, sa payaw ko na nagda-dialysis. Tapos yung aking eldest po, siya po ay panggabi, kukunin niya na lang po yun, susunduin niya. Imagine niyo po ah, kami po nasa Block 3. Yung bayaw ko po nasa Block 20. Noong panahon na nandito ako sa negosyo na to, tag-ulan po yun. Torture sa utak ko na naglalakad yung mga anak ko, daladala yung mga bag nila, tapos papunta sila, binabagtas nila yung bahay namin pauwi. Tapos silang dalawa lang, wala silang maabutan na nanay. Imagine niyo po yun. Pero anong ginawa ko? Wala akong pakialam. Pero isa lang talaga yung pinaniniwalaan ko. Kasi pag ginawa ko to at bininisan ko, darating yung time marami ng oras na maibibigay ko sa mga anak ko. Imagine niyo, bilang isang nanay, yung tipong sasabihin sa akin ng anak ko, mama, papalaki ng cohort, yung mama nasa bahay lang. Yun yung sinasabi ng anak ko. Tapos dumarating din sa point yung eldest ko, yung hindi niya na ako masyadong kinakausap. Yung siya na lang nasusunod sa schedule niya. Kung ano yung gusto niyang pasok, papasok siya. Pero good news naman, consistent awardee naman po yung aking anak, yung aking eldest. Kahit hindi ko siya nag-guide. Imagine niyo yun, sobrang daming nabago sa buhay ko. Pero sabi ko, laban lang. Kasi nakita ko na kung ano po yung mangyayari sa akin eh. Nakita ko na po kung anong buhay ang maibibigay ko sa mga anak ko pag pinoto ko to. Grabe. Dumating sa point ng August, ito yung turning point, bakit ko kasi siya inataw. Kumbaga, ginawa ko po itong negosyo na to bilang part-timer. Part-timer pa po kasi ako, last October lang po ako nag-resign. Siyempre, alam mo yung tipong nandun yung against yung mga co-teachers mo, power-power daw, di ba? Power-power, tapos dumating pag nag-i-inset kami. Ito yung maitatap ko lang kasi may mga na-experience tayo, tama? Na-experience ko yan. Dumating sa point na pag nag-i-inset, alam mo yung introduction, yung kailangan open-minded ka, ha? Ganun-ganun, di ba? Alam mo yung about networking talaga. Pinapasok na lang yung topic about sa ganun. Pero wala akong pakialam. As in, wala akong pakialam. Alam niyo po, habang ginagawa niyo, tumatawa-tawa lang ako. Kasi ang sinisiksik ko sa utak ko, pag ako yumaman dito, huyo kayo. Hindi natin mapiplease ang mga tao. Yeah. Hindi lahat po talagang sakayon sa ginagawa mo. Yeah. Dumating sa point na apat kami sa faculty, alam niyo yung dalawa kong kaibigan, nilayasan ako. Nilayasan ako sa faculty, walang kaabog-abog, walang paalam. Tapos yung aking kasama si Ma'am Grace, hindi na pumasok. So ibig sabihin ako na lang, natira. Kaya alam mo yung tipong, ang dami ko lang naiisip. Ang dami ko na naisip na, grabe, parang pinag-chismisan na ako doon, kung ano-ano
sasabi sa akin, di ba? Yun yung mga naiisip mo, pero wala akong pakialam talaga. Oh, as in, wala. Bumababa ako. Ang ginagawa ko lang din, bumababa ako ng mas maaga para makapag-time out na agad. Hindi na ako nakikipag-usap kung kanino man. Bakit? Maapekto na naman yung aking damdamin, di ba? Kasi ako, ang pinaka-mindset ko, once na lumabas ako sa game namin, royalista na ako, hindi na ako teacher. Gawain school. Wala na akong pakialam dyan. Bukas ko na lang gagawin. Oo, tama ko ba? Sa mga teacher dito na nagpa-part-time, ganun na lang yung gawin nyo. Ihintayin naman kayo niyan, di ba? Di naman ipapasa agad yan. Tama? Nakuha ko na yung technique kasi ilang months na ako nag-ano, di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, una-una, kapag ako naman nag-ipit, hindi naman ako makakautang sa kanila. Pag ako po, alam mo yung tipong pauwi ni asawa ko, tapos wala na naman kaming pera, hindi naman ako makakapag, ano sa kanila yung mga kahingi eh, di ba? Tsaka, ang pinatakot talaga sa isip ko, wala akong pakialam sa inyo. Yan talaga yung ginawa ko. Kaya alam niyo po, ito lang yung binigay ko sa kanila na yung ano, ito lang yung binigay ko para at least alam mo yung nililibak ka na, pero ito, gumagawa ka pa rin ng tama. Gumagawa ka pa rin ng ano, gumagawa ka pa rin ng mabuti. Alam niyo po, pinapasakay ko sila sa kotse ko. Yes, dumadating sa point pag merong mga merong contribution, nilalakihan ko. Message ako na mag-donate daw, Bibigyan ko pa rin sila. Diba? Una-una po, kapag ganun yung ibinigay mong revenge sa kanila, mahihiya yung mga yan. Tama? Sobrang mahihiya sila. Bakit? Alam mo yung, eto na yung ginagawa namin sa kanya, pero iba pa rin yung pinapakita niya. Tama po ba? Kaya, naging magaan yung aking pakiramdam. Diba? Dumating sa point na sabi ko mag-leave na ako or mag-resign na ako. Kasi po, pumasok na yung 90-day program. Gusto ko kasi ma-awardan bilang top performer. Kasi nakikita ko na eh. Nakikita ko na yung mga ina-awardan dito. Last August po yun. Kasi po, nung pinapartan ko bago mag-August, ang kinikita ko lang po, 60,000, 50,000, mga ganun lang, 70,000. Yes po, ganun na yung kinikita ko. Alam niyo po, last July po, ito yung pinaka naging turning point ko kung bakit ko kailangan siyang katawin. Last July po, nag-leave po kasi ako niyan. Tapos nung pagkatapos na ng July, sabi ko parang may mali, nag-leave ako pero nag-78,000 lang ako. Sabi ko sa kanila, hindi po sa ano pag mamalaki po ah, 78,000 kasi iba yung na-expect ko eh. Sabi ko parang may mali. Alam niyo po, ang ginawa ko, lumapit ako kay upline ko. Sabi ko sa kanya, upline, ano ba yung kailangan ko pang gawin? Kasi, naglo-look forward na ako para mag-resign. Ito na yung gagawin ko talaga. Ano ba ba yung pwede kong gawin sa buhay? Ano pa ba pwede kong gawin sa network ko? Kasi po, siya po yung tipong na tao, hindi naman niya ako talaga ano, pinupush, hindi niya ako inaano, yung nag-a-advise lang siya. Pero sabi niya sa akin, kasi ganito ka mamay. Kumbaga, ang akala mo lang, ano, kita-kita, kumbaga kampante ka, complacent ka, na kumikita ka lang. Tama? Pero meron ka pa palang pwedeng gawin. Meron ka pang malaking, alam mo yung may potential ka pa, hindi mo lang inilalabas. Sabi sa akin. Kaya, alam mo yung dumating sa point na sabi ko, oo nga, no? Sige, sabi ko, gagalingan ko na. Alam niyo po, dumating sa point na noong August po, wala na talaga akong pakialam. Dumating sa point na, nagkakasakit yung mga anak ko, hindi ko na masyadong kinahatinan, iniiwan ko na lang sa bayo ko, tapos sila na lang ulit mag-isa sa gabi. Wala na akong pakialam doon. Dumating sa point na inaaway ako ng asawa ko. Kasi yung hataw ko,
kinukurot-kurot ka lang. Tama. Sabi sa akin, nang narinig ko isang training, pasapak ka na, sabi sa akin. Grabe, yun yung na-realize ko. Alam mo ba, ng August, 3 linggo, 1 oras lang po yung tulog ko. Dumating sa point na uuwi ako ng madaling araw, gigising ako ng alas 7, alis ako ng alas 9, alas 2 na ako umuwi ng madaling araw. Nagdadrive ako ng puyat, nagdadrive ako mag-isa, dumadating sa point na nilipasan ako ng gutom para lang sa hataw. Pero pagdating ng August katapusan, platinum po ako. Pero habang ginagawa ko yung proseso na yun, guys, no drama, no emotion. Dahil po, habang ginagawa ko po yun, nagkakasakit, may sakit po yung tatay ko, may sakit yung mga anak ko. Pinapagalitan ako ng mga kapatid ko, hindi daw ako umaattend sa mga event. Ang dami kong namimiss. Yung asawa ko, mga 20 minutes na lang kami nag-uusap sa video call. Kasi sabi ko, kahataw ako eh. Sabi ko, kailangan ko nang gawin to. Hindi ko na kailangan pang ipagpatagal pa yung resulta ang naghihintay sa akin. Tama eh! Sabi, alam mo po, dumating sa point na yung mga kapatid ko, marami na silang sinasabi sa akin, wala akong pakialam. Hindi ko inano yung emotion ko. Hindi, kasi very emotional tayo, mga babae. Tama po ba? Alam mo yung konting ano na, ganito. Yung konting may nagsabi lang sa ganito. Alam mo yung iintayin mo na 3 araw. Iintayin mo na 1 linggo. Diba? Sayang yung panahon. Sayang ang panahon. Dumating sa point na nabangga yung dalawang sasakyan ko. Pero wala na sa akin yun. Wala sa akin yun. Hataw pa rin, guys. Sabi ko sa inyo. Kaya alam niyo po, nung hinataw ko po siya, August, nag-platinum po ako. Yun yung sinasabi na apply ko na kaya mo naman eh. Naghihintay na sa iyo ang resulta mo. At dumating sa point nung hinataw ko po, sabi ko, gabi, kaya ko pala. Nag-300,000 ako eh. Hinataw ko ulit. Hindi ko iniba yung aking pattern. Hindi ako naging complacent. Sabi ko, nag-300,000 ako. Ang dami kong pera. Tama. Sobrang dami ko ng pera. Alam niyo po ba, nung hinataw ko ulit, September, 418,000 yung pinipin. Hindi po ako naging complacent. Sabi po kasi na-apply ko, kaya pa. Huwag mo lang i-entertain yung kadramahan mo, mamay. Diba? Huwag mo lang, alam mo yung tipong merong mga problema sa bahay. Kasi yan problema na yan, problema pa rin yung pag-umalik ka eh. Pagkatapos mong natawin, tama po. Alam mo yung may iniwan pa, alam mo yung may mga minsan may nagdadahinan eh. Na may ganito-ganito sa bahay. Guys, pagkahataw mo, pagbalik mo, problema pa rin yan. Tama? Problema mo pa rin kakaharapan yan. Sayang yung dapat na inihataw mo. Diba? Kaya alam nyo, nung hindi ko in-entertain yun, sabi ko, kaya pa pala. O, nag 400,000 ako. Diba? Nabangga pa ako na. Wala akong pakialam. Nabangga. Pinagawa ko. Hindi ako. Ay, grabe, nabangga ako. Grabe, inaaway na ako ng asawa ko. Kasi guys, inaaway na talaga ako ng asawa ko. Wala kasi akong pakialam sa kanya. Kasi ang sabi ko sa kanya, maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Ito yung ginagawa ko, makukuhaan mo pa rin. Sabi ko sa kanila. And then syempre, kailangan kausapin mo din yung asawa mo. Tama? Kausapin mo na ganito yung hataw na gagawin mo para kahit papano, nag-advance ka sa kanya. Di ba sinabi ko sa'yo, hahataw ako? Eh, ba't ngayon hindi mo ako mayunawaan, di ba? Ganun yung sinabi ko. Siyempre, hindi pa rin natin hindi pa rin natin maiwasan na nagkukulang na yung oras. Tama po? Kasi guys, yung driving ko, sabi ko, gusto ko po makasama yung asawa ko sa Christmas na hindi po siya nagkukumahog na umakyat. Alam niyo po, last November, di ba po, meron na akong sports car. Sabi niya po sa akin, ano na yung ipang susundo mo? Grabe! Kasi po, makwento ko lang po ha, medyo dumatagal. Makwento ko lang po, kasi
kasi po, umalis po siya nang wala po kami sasakyan. Umalis po siya nang nag-tricycle kami, tapos inilipat sa taxi yung ano, yung mga maleta, tapos umano kami papuntang Naiya. Tapos ako po, nag-commute pa uwi, nag-bus ako pa uwi. Imagine niyo, sabi niya sa akin, i-promise mo sa akin na pagbalik mo, ikaw na yung magsusundo sa akin at ikaw na yung nagda-drive. So dumating yung pagkakataon na yon. Alam niyo po, yung nasa malayo pa lang ako, nagkwentuhan lang kami, sabi ko, alam mo ba kung papunta na ako? Hindi, sabi niya, oh, alam ko na kasi ang ingin ng sports car. Yun po kasi yung pinang sundo mo, yung sports car. Medyo epic lang po, kasi po, iba na kwento ko sa inyo, hindi ko pa na-explore yung mga sasakyan. Yung Genesis din po, hindi ko po na-explore yun kasi after 4 months na ilabas ko po ulit yun. Alam niyo po yung dapat na maleta na ilalagay sa likod, apat na beses siguro akong pabalik-balik, hindi ko mabuksan. Hindi siya mabuksan, hindi ko alam kasi kung saan bubuksan. Pero may pinipindot ako, tapos hindi na mabuksan talaga, nilagay na lang sa likod. Medyo nakakahiya yun, di ba? Pero bottom line, sobrang tuwa yung ngiti niya sa labi, hindi ko mapinta. Kasi wala siya na wala kami sa akin, tapos kung wala siya napinta. Nakasama ko po siya, nakasama po namin ang Christmas, hanggang ngayon nandito po yung asawa ko. Na dati po, 51 days po, nakasakay na siya. Bakit po? Wala na kaming pera eh. Di ba? Wala na kaming pera. Pero ngayon, relax na relax siya. Di ba lang po kayo siya sasampa? Di ba? Guys, ito lang yung talagang pinahiral ko. It's all our mindset. Mindset lang yan na kapag ikaw nagpa-apekto dyan sa iniisip mo na negative, hindi ka talaga lilipad dito. Kung gusto mo talagang gawin tong negosyo na to, baguhin mo yung iniisip mo. Baguhin mo yung ginagawa mo. Kaya naman, tama? Kaya naman, lalong-lalo na sa mga single dito, tama? Guys, alam niyo po, yung tipong ang sakit-sakit na ng likod ko, kakahataw, ang dami ko ng problema nararanasan, tatawag yan, magkano ka na? Araw-araw po yun, magkano ka na? Alam mo yung gusto mo mag-open, na-apply, ang sakit na ng likod ko, isang oras ng tulog ko, nabangga ako, apply, yung anak ko may sakit, yung asawa ko, pinapagalitan na ako. Gusto mo magkwento, pero ang bukas sa'yo, magkano ka na? Guys, Davis po yung ginaganon niya ako. Ang sakit ng loob ko talaga. Hindi ako umiiyak kasi kailangan ko humataw kinabukasan eh. Ang iniisip ko na lang, sige, sa katapusan na lang ako iiyak pag nahit ko yung platino. Tama po yan! Hindi ko na iiyak akin po, maapektuhan yung emosyon ko eh. Maapektuhan! Kaya sabi ko, hindi, ano lang yan, kumbaga, concern lang sa akin yan, gumagano ko. Yan yung isip ko. Pero guys, noong August 31, bago mag-okada, sobrang, alam mo yung binuhos niya na sa akin na, congratulations, mamay, nahit na yung platinum, ganyan-ganyan. Alam mo yung, doon ako napaiyak talaga. Sabi ko, grabe, kung wala pala talagang magpupush sa'yo, na ganong tao, hindi mo talaga din magagawa, di ba? Isa sa naging instrumento, yung apply mo. Kaya kung yung apply mo, resultado, magpapush ka na! Huwag ka na pag-isip pa, Diyos ko po. Nagawa naman ang apply mo, ituturo na lang niya!
po ako sa spa. Nagpa-spa ako for 2 hours na hard. Kaya kinabukasan din ako nakatayo. Yes po. Tapos September 5 and 6, inilaan ko po yung 2 araw ko po sa mga anak ko, pina-general check-up ko, pina-shopping ko, pina-kumain kami, nanood kami ng sine. Ito yung sinasabi ko na darating yun tayo magkakaroon akong mahabang oras. At ngayon po, grabe, tuloy-tuloy na po yung nagiging platinum po dahil po sa isang desisyon na ginawa ko. Baguhin ko lahat. Magpa-push ako sa apply ko. And then syempre, katulungan din po sila Coach Jack, sila Coach Troy, kasi minomonitor din po nila ako. Kasi nagpa-monitor talaga ako. Nag-full submission. Kasi ako yung tipo talaga na mahihiyain ako, nahihiya ako eh. Kung ano nangyayari sa akin. Pero nag-decision ako, sige, eto na lang yung gagawin ko, kaya itoto ko na. At ngayon po, sobrang salamat po. Dahil alam mo yung natatamasa na natin yung tinatawag na kahit papano, financial freedom and yung time freedom na alam mo yung anytime pwede kami umalis ng mga anak ko, mabinan ko sa kanila yung kung ano may gusto nila. And then syempre, yung pinakamalaking factor na hindi po nagmamadaling umalis yung asawa ko para sa pera. Diba? Yun po. And then syempre, last December, first week of December, nakapag-abenda din po ako ng property sa Kamaya Costco. Yan po. Abenda. And then, ito lang po yung iiwan ko sa inyo. Again. And then syempre, sometimes it's the smallest decision that can change your life forever. So sabi ko sa sarili ko, decision ako na ito. Tama? Yun pala yung malaking pagbabagong may bibigay sa akin, yung isang maliit na desisyon, yung itodo ko na siya. Tama? So, yun na. Pero bago po ang lahat, kala niyo ako lang yung magsasalita dito? Napadami. Okay ba? Marami po ba natutunan? Yes! Sana po, marami po kayong natutunan, especially sa mga babae, di ba? Na kaya pala, di ba? And then, syempre, hindi ko po, kumbaga, i-take ko na po itong chance na to at isa po privilegio sa akin na may pakilala po ang isa sa naging dahilan po kung bakit ko po natatamasa yung lahat ng ito at yung nangyayari po sa buhay namin. Isa lang naman po siya, grabe. Kumbaga, isa din po siya sa simbolo na yung woman and power na tinatawag, grabe, di ba? And then, syempre, alam niyo po yung dito din po natin malalaman kung ano din po yung nakakapagpa yung turning point kung bakit niya din hinataw yung ganitong negosyo. At alam niyo yung nakapag-stand po siya sa grupo, di ba? So hindi ko na po patatagalin. Queen of Gideons, grabe! His first car owner. Ano pa? Rolex owner, grabe. Isa po siya sa founder ng LB Bag Club and Valentino. Grabe. Walang iba kundi si Coach Jack Robles. Thank you, Mai! Grabe. Walang pangan niya naman na rin si Mai. Tampo lang. Nabaliw ako sa founder ng LB Club. Sa Valentino lang. Baka sabihin nila, pinapagastos ko na kayo pinapagastos dito. Guys, sino na-inspire kay Mai? Kaya nga eh. Pili ko nga hindi ko na kailangan magsalita ngayong gabi. Kay Mai palang plakado niya. Diba? So, sino yung mga first time na po ako makita? Okay lang, taas ko yung hindi. Ah, hindi po kinanalad ng TV. Sorry lang. Hindi pa ako artista, realista po, ha? Diba? Hindi na tayo kailangan pumunta ng
Inges, tsaka Jamie, kasi dito pala ang dami ng mga artista. Pinapalakas ko lang yung loob ko. Dahil sa totoo lang, guys, grabe, no? Yung, maraming nagtatanong kay Mai. Sa akin, ang daming tumatak sa likod ako nakikinig. Personally ako, nakikinig ako kay Mai. Ang daming tumatak na keywords. Lalo na yung walang pakialam. Grabe. Siguro nabilang ko mga 20 yung pagkakasabi ni Mai nung walang pakialam. Grabe, no? Isang public school teacher ngayon, hindi mo nakakala yung public school teacher. Maraming mga teacher dito. Oh, maraming na-inspire kay Mai, no? Nakita niyo na yung picture niyo kay Mai. Kaso nga lang, tinuturuan kayo huwag gawin yung mga gawain. Sa akin, no? Ngayong gabi, siguro kuha lang ako nung ang gusto ko lang itap ngayong gabi, lalo na sa mga hindi rin nakakakilala pa sa akin totally, is yung isa sa sinabi rin ni Mike kung bakit siya naging successful sa ganitong klaseng negosyo sa isang taon na... Tama ba, Mike? Isang taon, magaling total accumulated, sabi mo ba? Guys, ang total accumulated ni Coach Mylen yun sa loob na isang taon is 2.8 million naman. Teacher, part-time, ilang months lang yan, pinultime pa lang, pero 2.8 na. Grabe, no? Sa labas, Diyos ko, namatay na buhay ka na, hindi mo pa kinikita. Tama ba? Only Royal. Diba? So, palakpakan naman natin ulit yun. Isa siguro sa gusto kong ma-point out kung bakit din kinita ni Mylen, kung bakit din siguro ako nandito ngayon sa harapan ko. Kasi the usual na nakikita niyo, sa pagpapakilala lang po ako ulit, no? Ako yung pinaka-paborito daw na asawa ni Coach Toy. Hindi ko alam kung ilan kami, pero at least ako yung pinaka-paborito. Diba? So, ayun na nga, sabi ko nga, isa rin sa reason kung bakit siguro nandito ako, yun nga, the usual na nakikita niyo dito sa harapan, is si Coach Toy na lang, tama ba? Pero sinimulan talaga namin yung negosyo ng sabay. Pero, yun nga. Oh, pero tumating kasi sa point, sabay kami naniwala, pero tumating sa point siya na lang yung naniniwala. Pero buti na lang, di ba? Tinuloy-tuloy pa rin niya, kaya nandito ako ngayon sa harapan niya. Diba? Yun yung isa rin sa isi-share ko ngayon sa tulog. Kasi, yun nga, hindi nga rin pa naman talaga alam yung story ako. Lagi lang naririnig si Coach Troy niyo. Kaya babawi ako ngayon, ha? Hindi, kasi totoo yun, nung nag-start kami dito sa negosyo na to, dalawa talaga kami na-invite ni Coach Troy niyo. Actually, ako yung na-invite. Kasi si Coach Troy niyo, negative talaga sa ganitong klaseng negosyo. Pero that time kasi, service crew po kami parehas at kakilala kami sa McDo. Yun nga, trainer ko po siya. Sabi ko, hindi ko alam kung anong tinrain niya. Nagkaroon ako ng anak. Ayan. Trainer kami parehas, kaya siguro nagka-intindihan kami talagang dalawa. Alam mo yun? Tapos yun, nung nakita namin yung Royal, that time, may isa na kaming baby. 8 months old siya, si Mikael. Ngayon, nung dumating yung Royal, sabi ko, perfect timing siguro talaga. Kasi breadwinner kami, pero yung 4,000 yung sahod. Pares po kami 4,000 yung sahod. Service crew po. 4,000, nagkaroon ka ng isang anak, nabibigay ka pa sa pamilya, may hindi talaga sapat. So sabi ko nga, nag-pray kami kay Lord, na pinaharap namin mag-abroad, mag-apply, hindi talaga nakakapasa. Kasi yung kuya ko that time, nag-abroad. Pinag-try niya kami mag-apply, pero hindi talaga nakapasa. Ay, ayan, grabe naman. What? Hindi ko makakiniklik eh. Sarap lang. Ayan po yung itsura ko dati nung service crew ako. Medyo madali. Ito yung nag-manager na ako. Yun nga, nung nakita namin yung Red that time, pa-promote naman po ako na manager. Grabe yung tao nung nasa gate. Grabe naman! Siguro sabi nga naman, grabe. Sabi nga, may kaganda pa talaga ako. Product natin. Yes! Ganyan talaga kapag nakaka-log-log na. Nakakawa na sa buhay. Yan po yung service crew ako. Tapos, that time nga, papromote ako na manager noon. Kaya nung after presentan kami, guys, ang nag-present sa amin si Coach Jason Telacos pala pa ako noon. Yes! Ganyan talaga siya, pray nyo. Tapos sabi ko nga, sige, subukan natin, wala namang makawala.
i-full time mo na agad. Kasi that time, service crew lang siya. So 4K, pwede pang i- Alam mo yun, ako kasi dati na-promote ako na manager. So sabi ko, sige ako na lang mag-stay na McDo. Sa McDo, alam mo, sabi ko, grabe lang, alay pa naman. Ako na lang mag-stay sa, yun nga, sa work, tapos siya i-full time na. O good news, ibang kwento niya, pero yun, 2 months walang nangyari sa amin. Dalawang buwan walang ma-invite. Kasi siya lang yung gumawa. So sabi ko sa kanya, bakit ganun, ha? Niyabang ko. Sabi ko, ang dali-dali lang naman yan. Invite-invite lang, ba't walang kumitayin? Ganun. Ang yabang ko pa. Oo, kasi ito, sa totoo lang, ako kasi ako yung sa front counter. Si actor niya sa kitchen. Mahiyahin talaga siya. Di ba sabi nga rin ni Coach Mayno, mahiyahin din siya ng sumali. Di ba? Kumapal na lang talaga yung mukha ng mga lorban niya. Di ba? Kaya kumapal yung mukha, kumapal din yung laman ng bulsa. Ganun. So, kailangan lang pala kumapal yung mukha mo talaga dito bago kumapal yung bulsa mo. So, in short, na nagsisimula, yun nga, sabi ko nga, ngayon si Coach Lorino, kaya ang yabang ko pa. Nung una, sabi ko, ano ba yan? Ang dali-dali lang naman yan. Ang dali-dali lang naman yan. In short, after 2 months, sa isa pa, nahiingit din ako sa paglabas-labas niya, yung mga ganun, di ba? Yung pupunta siya sa work ko, sa McDo, tapos kakain lang doon, kausap ko, parang ang dali lang. Yung kapag hindi mo pala talaga siya ginagawa, akala mo ang dali, di ba? Yung bago ka sumali, akala mo ang dali lang, di ba? Sa puso na, latag-latag, na nandito ka, at ang hirap pala. Oh, di ba? Oh, yun, yan. Sure, na nakikita ko sila, sabi ko, usap-usap lang naman, ganyan, sa McDo. Sa branch ko pa kasi sila naglalatag ni Coach Liz, ganyan. Tapos yun, after 2 months, sabi ko, bakit? Oh, ayan yung araw na sumali ako. Ang nag-bigay, ay nag-test pa sa akin si Coach Kat pa, o diba? Positive pa ako niyan. Ayan, tapos after nun, so ginawa ko na rin yung negosyo. Sabi ko sa kanya, ako na, ayan, nag-attend kami training, RBP. Ay, nature ako dati. Nakikita niya na grabe talaga kami. Ayan. Oh, umarating ako ng mga sabi ko, sige ako na. Pa, di ba? Gaganda ka pa talaga eh. Ay, nature ako dati. Grabe. Nung abang ginagawa ko yung kaya, sabi ko ako naman. Yun nga, bottom line, sabi ko, akala ko madali. Yung pala mahirap. Yung akala mo kasi minsan, yung isang bagay din, kaya lagi din sa point tayo. Minsan kapag na-expect kang madali, tapos naging mahirap, dun tayo na frustrated, di ba? Alam mo yung, akala ko madali, yung pala ang hirap. That's the time na parang, ayoko na, di ba? Minsan po parang sa ano, sa toy kingdom, yung pag kukuha ka ng bear, di ba pag gano'n mo, akala mo ang dali, kagano'n lang, yung pala ang hirap. Parang gano'n din sa negosyo natin. Yung akala mo sa una ang dali, pero pag ikaw ng pagiging gumagawa, ang hirap din pala talaga. Kaya that time, yun nga, yung pride ko talaga. Alam mo, yung pride ko na akala ko ang galing ko kasi sa labas. Na-awardan kasi ako ng best encounter dun sa McDo eh. kaya tuloy, anong feeling ko? Ang dali-dali ko mausap ng tao. Kasi sa McDo, sa work ko dati, alam mo yung pinag-inala talaga kami yung approach. Kaya na nandito, nasabi ni Coach Jason, wala kang kausap? Usapin mo yan. Ano ka kausapin ko po? Alam mo yung sabi ko, nung nandito ka na pala, kasi lalo na networking. Di ba, hindi mo alam kung paano may approach yung tao eh. Di ba? Parang, kaysa sa McDo, alam mo talaga, kasi gusto mo ng fries, di ba? Pero kung nandito na pag yun yung ina-approach mo, parang ang hirap na pala. Yun talaga, alam mo yun, doon ko na-realize na kahit pala nandito ka na sa tuktok ng career mo sa labas, tama ba? Kailangan mo pa rin bumaba para magsimula ulit dito, papunta sa tuktok ng career na dito sa Real. Yes. Diyan ko yung na-realize. Kaya sabi ko kay Coach Ryan yun, at sabi ko, akala ko ang hirap, ang dali pala yung pala. Ang hirap din pala talaga. Nagmamagaling pa ako, tama ba? Nagmamagaling ako nung akala ko ang dali. Minsan, akala ko, alam ko na. Yun yung marami nakamatay talaga sa maling akala. Diba yung akala mo, ganun lang, invite, dalawa lang. Pero kaya nga may gantong klaseng training, palakpakan nyo nga yung gantong klaseng training. Kasi dito lang din talaga kami lumakas ni Coach Troy, no?
mo nagsisimula. Pero sa totoo lang, kaya nga, yung, bago ko ito na-realize guys, sobrang na-negative din talaga ako sa dental class. Kasi nga, sabi ko nga, mahirap, nakakala ko madali. Dumating sa point na yun, wala nang mapakain sa amin sa... Ayan, di ba? Oh. Noong una, dumating sa point na sinasama rin namin yung anak namin sa hataw. Ayan, yun yung panganay namin, maliit pa lang. 8 months pa lang siya niyan. 8 months pa lang, tapos buntis ako that time. Alam mo bakit ako na-negative? Di ba nag-resign niya? After 2 months na wala ko ma-invite sa trainer, nag-resign ako dun. Kasi nga feeling magaling. Nag-resign ako, sabi ko, sige, samahan kita mag full-time. Ang malupit, after 3 months na lang ako, buntis ako sa pangalawa ko pa lang. Alam niyo ba, after ng gantong training, magmamamba, di ba, tama? Gutom ka na, di ba, tama? Gutom ka na, tapos magmamampa, power-power, tapos huwag lalatagan ka sa McDo. Alam niyo bang hindi kami kumakain sa McDo niya? Try niyo. Alam niyo kung saan kami kumakain? Alam niyo yung National Bookstore? May Angel's Burger dun sa may diretso pa. Nag-isa lang kami dun sa buy one, take one na burger. Hindi ko alam, buntis na pala ako. 3 months na, in denial pa ako. Irregular naman ako. Ay, regular naman ako. 3 months na akong, well, ano, hindi... Dinadatnan. Sabi ko, hindi, wala to. Pero yun pala, even, ano yun, in denial lang ako na dumating pa sa point na hindi na siya naging blessing sa akin. Sabi ko, bakit nabuntis pa ako? Samantalang nahihirapan na kami dito. Diba? Dumating yun sa point na gano'n. Kaya dumating sa point na si Atroy niyo na lang yung nakikita niyo. Si Atroy niyo na lang yung laging, si Coach Roy niyo na lang yung laging umaatin. Ako sa bahay na lang. Kasi di ba 20 pesos yung pamasahe? Sino nakarinig ng kwento ni Coach Roy niya sa Crossroads? Oh, 20 pesos yung pamasahe. So kung dalawa pa kami, magiging 40 pesos pa. Mas, wala na talaga kami pangkain. Kaya sabi na, nag-design kami siya na lang talaga kasi ayaw ko na. Ngayon, binigyan ko siya ng tanging 1 month. Pag walang nangyari, magbalik na tayo sa work. Kasi sa gawa lang, sumugal din naman talaga kami tama. Hindi mo naman talaga malalaman kapag di mo sinubukan. O nagkataon, di ba? O nagkataon lang, sinubukan lang talaga kami noong unang taon. 2015. O, 2015 yun to 2016. Unang taon, sobrang sagad talaga. Na-experience pa namin sa bahay, ang tabi, at yung street kasi namin, tabi yung creek. Nakita niyo yung picture, di ba? Inaha kami, binabaha kami, tapos umahataw si Coach Troy, tawagan ko, Troy, lumulutang na yung gamit sa bahay. Alam mo sabi niya, lumulutang na ba? O sige, hataw muna ako. Maglilimas na lang ako mamaya. Grabe, di ba? Alam mo yung grabe naman ito. Binabaha na kami ng mga anak mo rito, buntis pa ako. Tapos maglalatag ka pa din. Alam mo yun, doon ko naiintindihan na dumi-detouch lang talaga si Coach. Kasi wala naman talaga siyang magagawa, eh, bahan na eh. Linimasin na lang daw niya. Walang pangal na nga yan. 60K, grabe. Diba? In short, pag lalaki ka talaga, mas madaling dumi-touch kaysa sa babae. Parehas lang sila ng ginawa ni Coach Mahina. Nagkataon lang, pag babae ka talaga, ang hirap detouch siya ng emosyon. Tama ba? Lalo na kayo yung naka-experience din sa bahay. Eh sabi ko, ba't po nang pakialam to? Ano nangyari? Hindi ko na siya naiintindihan. Bakit? Kasi siya lang yung attend ng attend dito eh. Parang ngayon, hindi ka naiintindihan nung asawa mo sa bahay, na iniwan mo. Kasi hindi niya talaga naiintindihan eh. Makailangan mo lang siyang iwan. Yung anak mo, kailangan mo lang iwan sa bed. Hindi naman habang buhay. Kaysa naman habang buhay, yung buhay niyo, ganun na lang. Diba? Kailangan mo lang talaga, sabihin mo nga ito. Kailangan mo lang talaga may gawing bago. Sa totoo lang. Tama ba? Kasi, biruin niyo ha, kung ikaw ngayon, sino dito mayaman na? Taas na yung kamay. Sino dito yung mga mayaman na? Maraming payaman pala. O, di ba? In short, kung payaman ka pala,
console, sino na yung mayaman dito? Lahat kayo magtataas na. Yes! Diba? O in short, paano po ako magiging mayaman after? Anong klaseng pagbabago? Sabi ko nga, kung sino ka nung sumali ka dito, hindi ba yun yung magpapayaman sa'yo? Kasi kung yan na yun, mayaman ka na sana sa labas. So, kailangan mong magbago. So, in short, kailangan mong malaman kung ano yung mga kailangan mong baguhin. Huwag mong tingnan yung mga downlines mo. Baka mamaya kasi ang una mong binabago yung downline mo. Tandaan mo ang kaya mo na kontrolin yung sarili mo. Ang una mong kailangan baguhin yung sarili mo, magbabago lahat ng nasa paligid mo. Yes! Diba? Yun. In short, sabi ko nga, kailangan mong magbago. Parang yun, dati mahihayin si Coach Troy nyo nung sumali. Kaya ang yabang ko kasi ako yung mga palimo. Akala ko yun lang yung kailangan. Akala ko yun, actually, ano yun, kumbaga dagdag factor yun. Pero hindi lang yun yung kailangan. Marami pa pala. Kailangan pala yung emosyon mo, makontrol mo. Tama ba? Kailangan pala makinig. Ang malapit, nung bata ka, hindi ka rin nakikinig sa nanay mo. Tapos dito, hindi mo kakilala yung magtuturo, makikinig daw. Gano'ng kahirap kaya yun? Sa mga teachers, sa totoo lang mahirap makinig kasi ikaw yung nagtuturo eh. Tama ba? Sobrang hirap makinig talaga. Diba? Lalo na nga, sabi ko nga, kung tingin mo, alam mo na rin talaga lahat sa labas. Kasi may napatunayan ka na sa labas eh. Kasi syempre, kailangan mo mag-start ng sarili mong journey ngayon dito sa real. So you have to humble yourself lang. Tama ba? Actually, yun yung pinakamahirap. Pero pag na-master mo mag-humble down, at talagang matuto, magsimula ulit matuto, that's the time na magsisimula mo bago yung buhay. Yes! Kasi growing you stop learning, you stop growing. Tama mo. Yes! Totoo yun. Pag hindi ka nag-grow, ay pag hindi ka natututo, hindi ka nag-grow. Yes! Tama ba? Tama. Kasi para sa akin, kapag hindi ka nag-grow, nasa comfort zone ka. Tama. Yes! Dapat sabihin mo sa sarili mo, dapat hindi ako relax. Dapat hindi ako relax. Dapat hindi ako relax, sabihin mo. Dapat hindi ako relax. Kasi di ba kapag nasa comfort zone ka, relax ka pa, wala eh, walang mababago eh. Kapag komportable ka dun sa na-experience mo, tama ba? Pag komportable ka ba, tsaka pag okay ka pa dyan, kahit gano'ng sabihin nung nagtotalk dito, nakikita tayo ng 1,000,000, ang malapit, komportable ka pa sa nangyari sa'yo, hindi ka kikita ng 1,000,000. Diba? Hindi papasok sa'yo yung sinasabi, kahit si Coach Jason pa yung magsabi dito, guys, salamat tayo na 1,000,000 dito. Kaso, hindi ka pa ready dun sa mga kailangan gawin. Lalo na yung maging komportable. Kaya dapat lagi pag may ginagawa ka, ang lagi mong iisipin, papalapit ba to sa success ko? Yes! Diba? Kung manood ka ng TV, sa totoo lang dapat, nasa bahay ka na, nagre-relax ka. Kaso alam mo na, na hindi yun kasama at papalapit sa success mo, tama ba? At dito ka, natututo ka. One step na yon. Kaso baka mamaya, next Monday, wala ka na dito. Kaya sabi mo, eh, naku, na-miss ko na yung episode nung ano. Diba? Ano yun? Provincial? Hindi mo patapos yun? Yung totoo? Grabe. Oh, diba yung mga provincial, no? Minsan uwi ka pa. Minsan, porket nandito ka, akala mo, pamer ka. Pag uwi mo, papanoorin mo pa rin. Diba? Sa YouTube. Kasi sabi ng upline mo, umalit ka ng Monday habit. Kasi sinabi lang. Sa akin na, ito guys ha. Nag-effort ka na din dito, after work mo, alam ko pagod ka na. Tama ba? Iniwan mo na yung anak mo, inaw may asawa mo, sulitin mo na. Huwag mong pagsamahin yung prospecting at saka yung training. Marami kasi dito, umate na ng training. Ay mo prospect pa. So hindi ngayon lang nag-reply ito, uplining. Wow! Tapos kung nagpo-prospect ka na uplay mo, hindi ka na mag-prospect. Kung kailang training, doon ka nag-prospect. Diba? Sulitin mo na yung time. Minsan, isang araw lang to sa isang linggo, kaya dapat mag-focus ka yun. Tama ba? Kasi baka yung sinasabi na ng speaker, yun na yung kailangan mo eh. Yung huwag ko na din mahiyahin, kumapal daw yung mukha. Diba? Baka yun yung kailangan mo kasi hindi mo narinig. Nag-CR ka, may tumawag yung asawa mo, kung pinapauwi ka na. Ang malupit, umuwi ka! Diba? Kasi simpleng bagay lang, pinakuha kasi umiiyak na daw yung anak mo.
Wow, so ikaw mapapataan? Diba? Si Mylen, eh, diba ang dami niya talaga kung ano? Ang dami niyang game, wala akong pakialam, ang dami niyang ganun. In short, kung nasa ganung moment ka pa, na nadadala ka pa ng scenario mo sa bahay, kailangan mo pumunta sa walang pakialam mo. Muna! Diba? Maging Troy Gomez kayo. Muna. Kasi hindi naman forever. Diba? Sa totoo lang, kaya nga nag-roll. Kaya nga kayo nag-roll yan. Kasi kayo may pinakapakialam sa buong pamilya nyo. Tama ba? Kasi hindi ka mag-effort kayo. Totoo naman, pwede na lang kayo. Ganun na lang yung scenario nyo eh. Kahit ikaw pa yung pinakabatang nag-roll ngayon. At pinakamatanda sa pamilya nyo. Pinakabata sa pamilya nyo. Ikaw yung may pinakapakialam. Kasi alam mong darating yung time kaya ikaw yung magbabago ng buhay ng pamilya. Napalakpakan mo yung sarili mo ngayon kasi ikaw, palakpakan mo yung sarili mo. Alam ko naman, ikaw din. Kasama na sa part ng pinupush ka ng upline mo. Guys, pasalamatan ng pinupush ka ng upline mo. Alam ko na, isang pa yan. Sige nga, pasalamatan. Kasi darating yung time na ito. Napapasalamat niyo kasi dalawa na kayo naka-sports car. Napapasalamatan ko talaga siya na pinush niya. Totoo yun eh, kasi si Coach Mino. Guys, siya ang unang-unang babae ulit na naka-sports car sa buong Royal. Siya yung unang nag-sports car. So, bakit niya nakuha yun, guys? Di ba sabi nga naman nila mahiyan siya? Nagpa-push lang siya sa apply niya. Guys, may natutulog na ngayon dyan sa mga dibdib niyo. Kailangan lang natin gisingin at kuhayin para lumabas yan. Guys, makita niyo yung itsura namin dati ni Coach Roy niyo. Sasabihin mo mang leader to pag namasali mo. Eh, pero ba ako pa rin si Coach Roy? In short, promise talaga. Alam mo, nagsamahin kami dito. Kahit sinasabi nila Coach Jason na leader kami, hindi talaga namin yung officer play. Talaga ba ang line? Na, darating yung time, parang talaga ba ang line? Picture lang talaga namin dati, ang damit namin lagi yung coat namin. Kaya nga ito, medyo malito kasi dati, hindi ako makadali ng mga damit. Yung coat ko, yung mga damit, katanan nyo ba yung mga crossline namin natin, tigbe-bend. Ganun lang yung mga damit namin dati. Kaya sabi ko, talaga ba, like, leader kami, magiging leader kami, hindi namin ma-absorb. Kaya yung mga sumasali dito, magaganda na, di ba? Hindi na kailangan i-groom pa yung mga, ano, kaya maniwala ka. Talagang leader ka, kasi ako din talaga nun eh. Diba? Hindi! Ang layo talaga eh. Minsan, ang dami na talaga naniniwala. Ikaw na lang yung hindi. Lahat na ng tao sinasabi, payayaman ka dito, ano mo yun, ikaw na lang yung hindi. Guys, sa totoo lang, may isa lang na maniwala sa'yo. Totoo pala talaga yun, may isa lang na maniwala sa'yo. Isa lang. Yung sarili mo lang. Kasi ako noon, di ba nung ginagawa ko nga ito, sa totoo lang, kaya nga si Coach Troy yung hindi, siya na lang nakikita niyo kasi doon, nawala na yung kumpiyansa ko sa sarili. Kasi akala ko, magaling ako eh. Tapos nung dinala ko dito, eto lang ako. Tapos ang dami-dami nang kumikita, tapos magsisimula ulit ako dito. Kaya sabi ko, parang ang hirap. So parang hindi siya para sa akin. Yung gano'n, yung dating, ayoko na. Kaya nung tinuloy-tuloy ni Coach Troy niyo yung negosyo, nagka-resulta siya, dumating sa akin, naging supporter na lang na ako. Sige, ganyan. Iba, kumbaga, kung saan ko na lang siya matutulungan. Tulad ng paghahawak ng pera niya, ganun. Siyempre, may hirap
muling suportahan yung asawa mo. Kasi dati yung time, kayo rin yung maghahawak ng ngayon mo yun. Diba? Sa lalaki naman, nagtiwala kayo dun sa asawa niya. Siyempre, magulat na yan. Magulat talaga. And then, oo, para naman yun sa mga anak. Diba? Iwala kayo siya. Mahirap kong ginawa, yung sinuportahan sa pag-handle ng pera sa Lord. Hindi, sa totoo lang. Diba? Totoo pala talaga yun. Biri mo nung mga times na hindi ko siya maintindihan, diba? Nayaan ko lang siya, nagtuloy-tuloy siya. Buti na lang nagtuloy-tuloy siya. Kasi darating yung time, kami rin pala talaga makikinama. Para sa amin din pala, kahit sobrang hirap, talaga nung tiniis niya kami, pero yung buntis na ako nung dinabaha, walang kuryente, lahat. Mahirap din yun para sa lalaki. Diba? Mahirap natiisin yung mag-anak mo. Tama ba? Kaya ka nga minsan nagpapagod para sa kanila eh. Tapos titiisin mo na walang makain sa bahay. Kaya mahirap talaga yun. Kaya sa akin sa mga lalaki, bilisan mo na. Kung may mga ganun kang iniiwan sa bahay, paghihilan mo na. Diba? Alam mo yun, huwag kang, kumbaga, ginagawa mo na rin to, kailangan consistent ka na. Baka mamaya kasi, ngayon ka lang hindi nakinig sa asawa mo, bukas magpapadala ka na naman. Tandaan nyo, ang kinukuha natin sa negosyo natin, pabasa nga. Momento, tama ba? Ang pay-in madaling kuhain. Sa totoo lang ang pay-in, nakaaral yan. Mamamaster mo naman mag-close ng deal eh. Tama ba? Pero ang pagit ng momento, ito yung pinakamahirap. Bakit? Kasi paghiniin mo yung momento, kailangan niyo maputol na ito. Yung tipong parang sa basketball, di ba? Pag yung tipong lahat ng tira niyo shoot, parang gano'n, kumbaga lahat na shoot, nasa momento kayo niya, tama? Para madistract ka ng kalaban, ang gagawin nila? Magta-time out. Ang malapit, doon na kayo madide-focus. Sa negosyo natin, pag nagsisimula ka sa negosyo natin, habang ginagawa mo siya, maraming tinatawag na momentum buster. Yun yung tipong habang yan na, apay, nagkakapayin na, ang malapit, meron kang madadaanan ng personal na challenges. Inaway ka ng jowa mo, nag-break kayo ng jowa mo. Diba? Tama talaga. Magkakasakit yung anak mo. Ang mga tinatamaan dito. Ayan, ayan. Ay, tama na lang ako. Tama na yung pain. Kung hindi nag-pain, ako lang talaga yun. Diba? Sa totoo lang, ikaw lang talaga nagpapatagal ng resulta ng bayo. Tama talaga! Hindi naman yung downplay mo sa hindi humataw. Ba't hindi nag-pain yung makausap mo? Kasi baka ikaw. Diba? Minsan kasi yung andyan na, kaso deep inside, yung feeling mo, di ba nandun sa jowa mo? Yung nagpapapain ka, pero iniisip mo yung jowa mo. Hindi na ako nire-replyan. Puro na ako ba yan? Di ba? Yung utak mo, bukas, di ba, maniningin na ba? Nagyan na naman sa bahay. Kaya, sure, kahit nandito ka tuloy, kahit payaman yung pinag-uusapan dito, puro ka naman. Alam mo yun? Kaya si Mike, di ba bakit naging ganyan yung resulta niya? Wala na talaga siyang pakialam. Yun dito sa momentum para makuha niyo yung nangyari kay Mike. Pero sa amin, 2015 to 2016, 60K, ako talaga may nangyari dito eh. Kawawa talaga si Coach Trini kasi may negative mo talaga siya eh. Nadadala siya eh. Siguro wisdom circle lang ako. Nilaloko niya ako, siguro wisdom circle na lang kami kung di ko siya ni-negative. In short, si Mike, bilhin mo 2019 ngayon, 2.8. Ibig sabihin, guys, hindi niya pinutol yung momentum niya. Hindi siya pumayag na putulin yung momentum niya na kahit na anong senaryo sa buhay niya, palakpakan niya. Diba? Kasi totoo eh. Bilhin mo,
nagre-release lang sana siya sa apply niya. Hindi yung daw siya pinakinggan ni Coach Laki niya, di ba? So, alam naman magsabi, ganito-ganito. Oh, good news na iniisip niya doon. Hindi siya, nagalit siya ako sa kaya Laki niya. Nainis siya, pero hindi niya pinakita. Sabi niya, sige, apply, susundin kita. Iiyak na lang ako pag platinum na ako. Pag platinum? Di ba? Minsan kasi hindi mo talaga, may mga hindi ka talaga maiintindihan sa negosyo na lang. Baka kailangan umuwi ng dalawang araw. Samantalang dati, umuwi ka, alasing ko, sa bahay ka na. Mama. Ay, meron dito maraming first time umuwi ng madaling araw. Ano ba? Dito na na-experience. Si Coach Lange, yung una niya na-experience, umuwi na alas 12 nang nag-royal na siya. Kasi natatakot daw siya, baka ma-rape siya. Sorry lang. Ibig sabihin, di ba, marami ka talagang ganong experience dito eh. Yung mga bago, na hindi mo maintindihan bakit pa kailangan. Bakit kasi abnormal na income yung nag-aantay sa atin dito eh. Yung mga normal mo ang ginagawa, yun yung mga hindi nagpayaman sa'yo. So minsan kailangan may gawin ka talagang bago. Yun yung out of, yung sabi nga lagi na out of comfort zone, tama ba? Kasi yun yung magpapayaman talaga sa'yo. Lagi natin itatakin sa isip natin. Kasi yun yung mga unang hindi ko rin naiintindihan talaga dati. Kasi nasanay nga tayo sa normalan lang. Eh normal lang din yung nangyayari sa atin. Ano ba? Alam mo yun? Kaya sa akin ha, every time na may darating na momentum buster sa inyo, tawag na momentum, apply na ako, may momentum buster, pero wala kang pakialam. Ganon! Alam mo, kasi parang ganito lang eh. Pag magpapakulo ka ng tubig, di ba hindi siya kukulo? Kapag patay si hindi yung mga mamay! Pero kahit mahina yan, kukulo at kukulo yan. Kaya yung effort mo na unti-unti dito na pagdating, alam mo yun, kahit mahina lang yan, darating yung time kukulo din yan. Darating yung time makukulo rin yung gusto ng momentum. At pagdating yung momentum na yun, dapat huwag mo nang bitawan. Huwag mo nang bitawan. Tama ba? Kaya nga siya, nung nakuha niya yung momentum niya, hindi niya na binitawan eh. Tandaan nyo, ang pinaka-importante sa negosyo, sino dito bago? Sige niya, kasyo kamay. Mga 6 months below. Sige, oh. Hapon diba, lang! Halos lang. Hapon lang! Yung mga matatagal na, yung mga, ano na, seminarista na dito. Charot! Sorry lang. Hindi. Ano dito? Doon sa mga bago, sa akin ha, chance nyo to para mapaganda yung story nyo. Chance nyo to, guys. Lalo na din sa mga bago. Bakit? Diba? Pero niya si Ma, anong kwento niya kanina? After two months, where siya may ranch. After 4 months, anong binili? Montero. Sports. After ilang months na? Sports car. After sports car, bumili ng property sa Kamayan. Grabe. Tapos ngayon, naka-Elvi, naka-Valentino. Kung ikaw si Mai, gugustuhin mo bang sumali sa kanya? Ay, kung ikaw yung i-invite ni Mai, gugustuhin mong sumali sa kanya? Yes! Alam mo, sasabihin mo, Mai, pasalihin mo na ako dyan. Ikaw ba mismo yung gaganon? Yes, I'm bakit? Kasi sa negosyo natin, importante rito yung storya. Tama. Sa totoo lang, ang binibenta rito hindi yung product. Siyempre, bonus yung product natin. Pero siyempre, yung result. Yung storya, yung resulta. Bakit? Kasi kung ako yung sasali sa'yo, ano pang pwede mangyari sa akin dyan? Ang malapit, tumayo mo lang si Mai, may kita mo na. Ah, yun pala yung pwede mangyari sa akin. Alam mo yun, ay hindi mo kahit, hindi mo, doon mo makikita na kahit hindi mo pinirepresentan, sumasali. May mga ganon. Kasi nakita sa'yo eh. Kaya importante yun sa ginagawa natin, yung storya. Ang malapit, i-apply paano yan, yun yung sisimula pa nga lang ako. Paano ko magpapasali? Wala mga ako resulta. Ang malupit, ang dami mong pwedeng i-maximize na resulta. Diba? Ang dami mong pwedeng i-maximize na result. Doon ka muna magsimula. Ibaba mo muna yung pride mo. Mag-hold down ka talaga muna na ituro yung mga kumita na talaga dito. Diba? Parang pangalan nyo. Alam mo yun, kailangan eh, kailangan natin i-maximize. Kasi bakit kailangan mo siya i-maximize? Sa'yo lang wala ka pang resulta.
Kasi kaya nga may nauuni. Para maging posible sa'yo eh. Yes! Kasi minsan yung iba, alam ko kasabayan mo, tapos nauna sa'yo, minsan daw bakit siya yung result na nakuha na ka. That's the time na matuwa ka eh. Diba? Kasi kung nangyayari na rin sa kanya eh, nung una sa upline nyo lang, mas dalawa kayo, diba? Grabe, nagpapawiran pa kayo, nangyayari din sa atin nangyayari kay upline. Nangyayari na sa kanya, ibig sabihin, posible na talaga, may sumunod na. Di ba parang yung huge lang ni Mike? O after siya na eh. Alam mo yun talaga, nangyayari nga sa kanya, ako din. Eh, nangyayari kay Mike. So, dapat maging posible siya sa'yo. Huwag kang yung tipong, naku, sila lang talaga yun eh. Magaling ba siya? Hindi naman talaga kailangan magaling eh. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang sipagan talaga. Diba? Kailangan mo lang talaga sipagan. Alam mo yun? Para maging papunta ka dun sa maging ikaw. Kailangan mo lang sipagan. Hindi mo natin magaling. Hindi naman talaga kami magaling ni Coach na yung nagsimula. Sinipagan lang niya. Sinipagan lang niya, ginawa na hanggang sa na-master niya yung kailangan masterin. Maraming sacrifices, ano na, may pag-uwi ng gabi, pero sa akin na, tumingin kayo dun sa pwedeng mangyari. Doon kayo mas tumingin. Tama ba? Kasi hindi kayo mapapagod pag doon kayo tumingin. Sobrang swerte. Sa totoo lang guys, sobrang swerte na talaga natin sa Royal ngayon. Kasi lalo na kayo, sumali kami dito, hindi pa ganito kasabog ang resulta na meron yung mga uplines. Sumali kami dati, si Coach Jason naka-Vios lang. Pero baliw na baliw kami. Ngayon, biruin niyo, Diyos ko, ilan yung naka-sports car ngayon sa buong Spartans Elite. Walang pa kanya naman yun. Diba? Totoo, kailangan hindi kasi siya maging normal eh. So, ang ganda na lang nangyayari sa Royal, kailangan na natin i-maximize. Kumbaga yung sinisipagan nyo, ginagawa rin ng mga uplines yung part niya. Yung part nila. Gagawin mo lang din yung part mo. Tulad nun, saka isa pa guys, isa pang tip. Kailangan hindi maging normal sa inyo yung mga bagay. Bakit? Kung nga rin, naging normal na sa'yo kumikita ng isang milyon, isang buwan. Ng 300,000, isang buwan. Hindi ka na mababalik. Diba? That's the time na hindi mo na mamamaximize yung kung anong meron yung Royal. O kung anong meron man tayo. Kaya dapat sa akin, i-maximize yung kung anong meron tayo dito. At kailangan panatilihin mo yung kabaliwan mo sa isang bagay, lalo na kung wala ka pa naman talaga dun. Kung hindi ka pa kumikita ng isang way, isang way, Diyos ko Lord, kiligin ka naman. Kahit Venus lang yan. Lalo na kung naglalakad ka pa rin, nagkipagsiksikan sa MRT, kiligin ka pa din. Alam na guys, 4 years ago, sinakailan kami sa Ion, ang lamig-lamig, may stamps, baliw na kami. Ion, guys, alam niyo Ion? Ay, maliit lang. Baliw na kami doon. Alam mo yun? Baka kasi sobrang lakad dahil nakakasama nyo na yung mga uplines, nakakadikim nyo na yung kumikita ng 1,000,000, nagiging normal na lang. Ma-appreciate nito kapag kumausap ka sa labas talaga. Oo. Alam mo yun? Kaya dapat talaga, i-maximize nyo. Yung kabaliwan, yan yung huwag na huwag niya tatanggalin. Diba? Huwag na huwag niya siyang tatanggalin. Kasi pag nawala na yon, dun na yung papunta na ma-acne ka niya. Ay, okay. Yung ko na yan. Tara, diba? Na-acne ka sa kumikita ng 1,000,000. Good news! Yun na yung katapusan mo. Oo. Yun na. Kumbaga, hindi mo na ma-absorb kahit sinasabi na kita ng 1,000,000 kasi hindi ka na nababaliw. Kaya dapat yun yung lagi niyong panataliin. Yung excitement. Tama ba? Yung excitement level na dapat na meron ka. Na kahit makadikit mo yan na naka-mirage pa lang, hindi pa kumikita, naka-mirage, baliw ka pa rin dapat, magtanong ka pa rin kung paano niya nabili. Baka kasi nakatingin ka kagad sa 1,000,000 dun sa ka-mirage, hindi mo pa na itatanong. Wala ka pa nga nun eh. Diba? Nakatingin ka na agad dun sa mataas. Ala, so kumita ng 300. Doon pa nga lang sa una sa kotse, hindi mo na ma-absorb eh. Para ka pupunta doon sa 300 sa kawan eh. Tama ba? So dapat yun pala, na-maximize niya na. Ano pa? Wait lang. Isa pa.
yung pinakakailangan din dito sa negosyo natin, yung pinaka naging keyword din ni Mike kung baka siya naging successful dito, yung yes upline. Kasi sa totoo lang yun nagkira ni Coach Troy niyo kung bakit kami nakahahon, di ba? Hindi siya nakinig sa akin. Hindi siya nakinig sa asawa niya. Kahit asawa pa niya ako, nakinig siya sa upline niya. So ang kailangan mo lang palang pakinggan sa negosyo natin talaga, yung upline mo lang. Kahit nanay mo pa yan, kahit yung asawa mo pa yan, yung upline mo lang. Diba? Yes, upline! Sige nga, isa pa nga yes, upline? Yes! Guys, part ng sistema natin ang yes, upline. Yes! Sa totoo lang, sa una, hindi ka talaga lalo na kung mas bata yung upline mo, tama ba? O kaya naman, mas matanda yung upline mo. Well, pwede nga yun eh. Mas marami na experience. Pero ang hirap kasi minsan kapag mas bata yung upline mo eh. Di ba parang kami, nung naging upline, mas marami din kami naging member na mas matanda sa amin. Siya yung mga kapatid ko, di ba? Upline din nila, kaya ang hirap. So in short, kailangan mo lang sa negosyo, kumbaga kailangan maging natural sa'yo yung pagiging yes upline mo. Kasama siya sa negosyo, kasama part siya sa negosyo natin, sa sistema. Kasi sa una, yun nga, hindi mo siya parang mag-yes ba ako dito, ganyan. Pero pag naging sistema mo siya, magiging genuine na lang eh. Tama ba? Lalo na kung i-apply mo si resultado na. Diba yung sabi ni Mike? Lalo na kung i-apply mo resultado na, makinig ka na lang talaga. So kung kailangan mo lang pala sa negosyo natin, makinig at sumunod. Hindi mo na kailangan mag-isip. Hayaan yung mga apply na yung mag-isip para sa inyo. Hindi, kumbaga kaya nga sila na yung nauni. Lahat ng dadahanan mo, dinaanan na niyan eh. Lahat ng dadahanan mo, papunta sa 1 million, lalo na kung yung apply mo, kumita na ng 1 million, makinig ka na. Kasi lahat ng dinaanan niya, dadahanan mo din. So in short, pag sinabi niyang, May, wag ka lang mo nang makinig dyan, wag ka makialam, sabi mo wala kang pakialam, eh di nakinig lang siya. Diba? Hindi na siya nag-isip. Marami kasi dito, nag-iisip pa talaga. Ba't tama kaya sinabi niya? Diba, baka kasi magaling pa. Okay. Baka mamaya dyan yun. May mga ganun pa. So in short, tatanggayin niyo yung nasa gitna, yung mag-isip. Doon na kayo dun sa susunod na lang. Kasi maiintindihan niyo rin yung upline niyo kapag kumikita na kayo ng 300,000. Yeah! Hindi mo ba't maiintindihan sa'yo, pero maiintindihan mo rin talaga. Pag sumunod ka lang ng sumunod, doon mo palang maiintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan sa buong journey mo, pero pag sumunod ka lang. Diba? Yun. Tsaka isa last na lang, no? Yung i-master nyo ng to, lalo sa walang resulta, yung ABC rule. Yes! Guys, isa yun sa sistema na hindi nyo dapat talaga winawala sa negosyo natin. Yes! Bye! Masterin nyo yun. Yun yung magpapa-result sa inyo ng todo. Kapag minaster nyo yung pag-bridge ng tama, sa totoo lang si Coach Troy nyo, yan lang yung minaster nyo dati kasi nga ano lang ba kami dati? Di, wala talaga kaming resulta dati. Pero minaster niya yung resulta nung meron yung mga kasama niya. Ang dami niya nang ituturo, guys. Sobrang dami na. Ikaw na lang talaga yung ulang. Pag-i-upline mo na lang, gagawin mo na lang talaga lahat. Diba? Kasi kapag in-upline mo, alam yun, hindi talaga kailangan magaling eh. Yung pag-i-ABC rin, hindi naman talaga kailangan magaling dun eh. Magkikwento ka lang dun eh. Gagalingan mo lang talaga magkwento muna. Nung kwento ng iba, para mapaganda mo yung kwento mo. Yung share ka lang para maging magaling ka lang muna ng storyteller. Kasi darating yung time, storya mo na ikikwento mo. Yeah! Bago mo yung story error ngayon. Susunod, ikaw naman yung kinikwento nila. Diba? Kaya dapat maganda yung storya mo. Diba? Kasi, totoo yan, kasi yun na yung hindi mababago. Laging sinasabi, storya mo lang yung hindi mo lahat dito pwede kopyahin, tama ba? Pero yung storya mo yung hindi pwede kopyahin ng iba. Kasi sarili mong storya yan. Yan lang yung hindi makukopya. Kaya pagandahin mo na yung story mo ngayon pala. Lalo na sa mga nagna-90 days ngayon. Diba? Sino nila yung mga nag-90
90-day program, o, di ba? Woo! May tatlong point ka para pagandahin yung story mo. Kaya kumita ng 1 million sa tatlong buwan. Nagawa nga ni Mayo, part-time babae. Pero dapat kalimutan mo muna yung emosyon mo. Kailangan na pala kalimutan mo na yung emosyon. Kailangan may mga sacrifices ka talaga muna. Sa mga lalaki naman, alam mo yun, mas bilisan mo pa. Mas lakas ang may loob mo. Kung nagawa ka ng babae magka-sports car, malamang kayang-kaya mo din. Diba? Kung yung mga, diba, sino yung mga unang nag-talk nung mga nakaraang Monday? Coach Jason, Coach Jonas nyo, Coach Sian, sino ba Coach Joss? Sino yung naka-perfect attendance ng Monday habit? O, oh, palakpakan nyo naman yung sarili nyo naman. Puro lalaki yung tama, lahat naka-sports car. O, kailangan paramihin naman natin yung mga babae na naka-sports car. Sa mga lalaki naman, kailangan sumunod kayo sa yapang agad nila Coach Jonas nyo, nila Coach Troy nyo, Coach Sian nyo. Diba? Kailangan natin gawin yung part natin. Kailangan mo na gawin yung part mo nang maaga. Kaya simulan nyo agad ng yung taon ng maganda. Gawin mo agad yung part mo habang maaga. Huwag mo nang antayin may mag-trigger pa. Sa totoo lang kaya ginawa ni Coach Troy nyo, I mean, kaya siya nagigil. Kasi yung scenario na namin yung nagpa-trigger eh. Nung lupit. Minsan kasi ang nagpapalabas ng lupit mo, yung scenario mo lang din. Or minsan, inaantay mo pang may mag-trigger para lumabas talaga yung lupit mo. So sa akin na, kung nandun ka pa sa point na hindi ka pa sagad, alam mo yun, may pamasahe ka pa, nakakakain ka pa, gawin mo na yung best mo. Huwag mo na natin may mag-trigger pa, may magkasakit pa, mawalan ka ng lahat. Mawalan ka ng lahat. Mawalan na rin ng tiwala sa iyo ang plan mo. Oo, kasi dumating sa point na nawalan na ng tiwala sa amin. Ay, nawalan na ng, tayo dito. Sumating na sa point na si Coach Jason, sabi niya, bro, pag wala pa nangyari sa'yo, bumalik ka na ng trabaho. Ginanon niya na si Troy, kasi ginugutom mo lang yung pamilya. Alam mo yun, ganun na yung nag-trigger sa amin eh. Pero yung pala, kung ginalingan na namin yung mga unang buwan pa lang, inayos na namin yung mga dapat ayusin, baka sa malamang, mas malaki yung nangyari yung resulta. Kaya nga minsan, yung experience yung upline, kaya sinasabi sa'yo, huwag mo nang daanan eh. Kaso minsan, gusto mo pa rin daanan. Gusto mo pa rin mas nahihirapan. Diba? Kaya nga kami na ako nang nahihirapan eh. Kaya nga tinawag si Pa, ang bilis-bilis na lang kasi nakinig na lang siya eh. So hindi mo naman na talaga kailangan daanan lahat ng dinadaanan namin, lalo na ngayon. Sobrang lakas ng Royal. Sobrang lakas. Guys, sabayan natin yung Royal. Sabayan natin yung nangyayari sa Royal. Kaya sabi mo, mas bilisan mo na ngayon taon kasi kaya naman talaga. Yung wave ngayon ng Royal, sobrang taas na. Pag sinabayan mo, ganun yung pwede mangyari sa'yo. Sorry, 3 months, 1 million yung pwede mong kitain. Pag sumabay ka lang sa way, wala ka mo nang iisipin na kahit na ano. Diba? Para sa December mo, pwede mong gawin to sa magulang mo. Last December po, binigyan namin ng tigis ng 1,000 yung magulang namin ng Boston. Kaya ngayon pa lang habang maaga, gawin muna to. Itodo muna. Diba? Hindi yung pagkasin yung December, doon ka palang magkukumakong gumaataw. Diba? Habang maaga, habang start of the year, January pa lang, ginagawa mo na. O gusto mo, hindi pa dumating December, gawin mo yan. Sa birthday ng nanay mo. Diba? Kailangan, alam mo yun? Ipangako mo sa sarili mo na ito na yung huling buwan na hindi ka makakapagabot ng malaki sa magulang mo. Gawin mo yan sa nanay mo, huwag mo ma-relax ka lang. O ba, ganun-ganun mo, pawirin mo rin yung nanay mo. Relax ka lang, mana ka ba? Ikaw rin yung makikinamang na ito, ganun? Oo, kasi sila rin yung nagbantay ng mga nung anak ko nung lumahataw kami, kaya deserve nila yan. O, di ba? Tapos lahat ng kapatid ko ngayon, di kotse na din. Ngayon sila, si Kuya Risa, tulungan natin ngayon si Kuya. Kaya tayo na nga, no? Kuya ko kayaan. Totoo yun eh. Kailangan talaga mauna ka muna. Executive circle lang po yung kapatid ko. May isa pa si Jude. Nasaan si Jude? Wala. Ah, si Kuya Clyde. Ayan.
kuya ka rin, kuya. O, dati sa siya OFW naman, sabi ko kanina na sinubo ka namin mag-apply, hindi kami nakapasa. Dati rin, nangihirap ako dyan, yung pinapahutang. Chola, chiki kayo. Pero ngayon, o, diba? Okay, in short, yung mga family members mo na, kung ngayon hindi ka sinusuportan, darating yung time, magkawag-alala. Hindi lang sa emotion sila bibigyan ng pera, bibigyan mo rin sila ng lifetime opportunity na pwede rin mabago yung buhay nila. Ngayon, unti-unti natin natutulungan ng mga pamilya natin. Kaya nga ngayon, ikaw pa lang eh. Ikaw pa lang, at least may isa sa pamilya mo. Para salamatan ko yun. Nakita ko yung royal. Ngayon pa lang pinagpapasalamatan ko na nakita namin yung royal eh. Kasi ito pala yung pwedeng mangyari. Diba? Ang sarap sa feeling, noong una kasi, diba nagsimula kami, una nagtiwala sa aming mga hindi namin kakilala. Siyempre, mas masarap pala sa feeling yung kamag-anak mo, natutulungan mo na din talaga. Yung mga tao mo nang hindi naniwala sa'yo, di ba ngayon tinutulungan mo na rin, unti-unti mabago yung buhay nila. So in short, sa akin na, bilisan mo lang. Huwag mo nang patagalin. Hanggat hindi pa nanenegative yung mga tao sa paligid mo, bilisan mo. At kung nanenegative na yan, alam mo yun, mas bilisan mo na. Di ba? Kaysa palayasin ka niyan sa bahay. Huwag mo nang antayin. Di ba? Pangako mo na sa sarili mo na mula ngayong araw na to. Next month, magpa-platinum ka na. At ibibigay mo na yung kailangan ng pamilya mo para hindi na mag-nega. O yun lang naman talaga yung nagpatahimik sa akin kay Coach Troy, yun yung kumita na siya. Yun lang pala talaga yung kailangan. Totoo yun. Kailangan lang namin, kumbaga ako, parang isipin niyo ako iniiwan niyo sa bahay. Kailangan lang namin makita talaga kung magbubunga yung ine-effort mo na hanggang madaling araw dyan. Kailangan niyo ipakita sa kanila agad. Huwag niyo nang patagalin. Ha, ipangako mo yun sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo nang maniwala. Kailangan mo nang maniwala. At kailangan mo nang magbago. Diba? Yun lang yung keyword. Kailangan mo nang bumait. Oo, kailangan mo magbago. Kailangan alamin mo sa sarili mo kung ano yung kailangan mong baguhin. Isa pa, magpa-feedback ka. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung kailangan mong baguhin kapag hindi ka ma-accept ng feedback. Kunwari, nakikita na na-apply mo kung ano kailangan mong gawin, hindi ka pa nakikinig. Hindi mo naman talaga nakikita yung yung sarili mo eh. Yung ginagawa mo, kundi yung kasama mo. Ay, ang pinaka-best part na to, kailangan mo tumagal ng feedback, sa apply mo lang naman talaga. Kasi siya lang yung nakakita ng kailangan mong gawin. At kailangan mong baguhin. In short, kailangan sabihin mo sa apply mo, apply, magpapapush na po ako. Magpa-accept na po ako ng feedback. Apply, sabihin niyo sa akin kung ano yung kailangan kong gawin, gagawin ko ng lahat. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Apply, sabihin mo lahat, ready na po ako. Yan yung sabihin mo mamaya sa apply mo after ng training. Ready na po ako magpapush. Ready na po ako mag-step ng kailangan ko pang gawin. Ready na po ako makinig at sumulod. Para sa maraming income na nag-aantay sa akin ngayon. Diba? Biliin nyo nung... Oh, last... Wait. Last August po. Last July 2019 lang ako nag-start mag-platinum. Kasi dun, sa totoo lang, dyan lang ako ulit naniwala sa sarili ko. 4 years ago. Kaya sabi ko kasi yung support na ako kay Coach Troy. Kasi hindi na ako nag-focus yun sa sarili ko eh. Sa buong grupo na lang namin. At sa kanya na lang. Pero nung naniwala ako sa sarili ko, nung naniwala ako sa sarili ko, na kaya ko rin naman, kahit babae ako, di ba? Nakamay-mayahambag din talaga ako sa buong grupo. O, that's the time na kumita rin tayo ng 300. Ayan o, 732,000 pa lang ako noon. Noong July. O, tapos na-awarded ako na executive circle noong sa Okada. Hindi ko na nasama eh. O, ngayon tinawag ganyan. Ang total ang cumulative na po natin from July to December is 3.8 million. Wala yung total eh. Ayan. Pag in-end nyo yan lahat, 3.8 na simula lang noong July. Pero yun, ilan yun? Ilan yung total? 732,740 lang. So in short, parang achiever circle pa lang ako
Nung nag-platinum ako, dun lang nadagdagan, naging 700. Tama, di ba? Yes. Nag-start ako July, achiever, 500K pa lang. Kaya ibig sabihin, kung nasan ka talagang sinarami, hindi importante yun eh. Kung zero pa yan, kung 30, 40, 50, di ba? Ang importante, yung kung anong pwede talaga mangyari after 6 months. Grabe yung 3.8! Sa totoo lang, hindi ko lang talaga lang kung paano ka kanita yun eh. Basta naniwala ka lang talaga na kaya ko eh. Na ikaw naman, na ako naman. Kaya po, nabili din natin yung Rolex natin at saka yung sports car plus yung mga mamahaling sapatos na hindi ko pwede rin ba ng mahal-mahal. Ang alam ko lang, may ganyan yung mga apply kaya binili ko din. Diba? Oo, pak! Maniwala ka na naman, kukulayan din. Yung reward ko. Sobrang importante na. May sarili ko. May sarili na tayong sports car. Alam mo, may rason pala talaga kung bakit hindi ko na-drive yung dalawa namin. Guys, lima na po yung sasakyan namin. Dalawa naging sports car ni Coach Trino. Wala po ako na-drive. Kasi may rason pala, kasi na-drive ko yung sarili kong sports car. Diba? May rason talaga lahat eh. Diba? Basta positive lang yung isipin mo rason, ha? Ang mga yung iniisip mo, negative yung purpose eh. Pagka na-experience ko, ang hirap na gano'n. Positive lang! Kaya ko na-experience ko kasi nire-ready ako sa mas malaking blessing na yung hindi sa akin. Kapag gano'n, hindi mo iniisip ko, ba't ko kaya sa akin? Kaya sa akin itong binibigay itong challenge na ito. Kasi, kaya binibigay yun sa'yo kasi ikaw yung magdadrip ng sports car mo. Hindi yung kapitbahay mo. Ikaw magsusot ng Rolex mo. Diba? Kaya tanggapin mo lahat kung pwede mong ma-experience. Kasi ikaw din naman talaga makikinabang yan. Kapag yumaman ka na. So, yun lang. Ang malupet, pag nagkaroon ka na, nakabili ka na ng LV mo, matutulungan mo na rin yung mga members mo magkaroon din. Kaya kailangan mauna ka lang din talaga. May isa lang unang mauna, sunod-sunod na. Squad goals! O, diba? Sa totoo lang, hindi naman na natin kailangan payatin. Pero dahil sobra-sobra yung binibigay sa atin ng Royal, pati hindi natin pinapangarap talaga natin binibigay. Yes! Diba? So, palapakan naman natin si Royal. Yun lang. Diba? Pero mo, dati hindi ko makompleto yung pamilya ko, ngayon nakukompleto ka na. Oo, kaya ngayon kung hindi mo nakakasama yung anak mo, yung magulang mo, sila sa probinsya, darating yung time. Kapag may time and financial freedom ka na, anytime pwede mo na silang makasama. Anytime mo gustuhin yung birthday nga ni Mika, yung 6th birthday niya. Alam mo yun, Tuesday yun na, nag-book ako siguro Monday, tapos Tuesday yung birthday niya. Nag-rent ako ng 30K na resort. Isang buong resort, Diyos ko, 10 lang ata kami nandun. Oo, kasi alam ko yun yung deserve na anak ko, at saka alam kong kaya ako nagpapagod kasi para sa kanya. Tsaka yun yung mga hindi ko na-experience natin. Kaya hindi ako natutong lumangoy kasi wala kami mga outing. Kaya sabi ko dapat yung lagi outing namin swimming. Para matuto sila lagi lumangoy. Okay, ang galing-galing na nila. Ako hindi marunong. In short guys, ha, lahat yan kaya ko pinikwento ito kasi gusto ko din kayo tumingin. Mahirap talaga yung magdadaanan mo pero hindi na nga ganun kahirap kayo eh. Mas mahirap pa dati. Lahat ng yan bayad. Lahat ng puyat mo bayad. Lahat na effort mo ito bayad. Ito na yung pinaka, alam mo yun? Pinaka anong kumpanya na magbayad ng, natawag dito, ng effort mo. Diba? Lahat yan bayad. Sa labas nga, nagtatrabaho ka, hindi naman worth it yung binabayad sa'yo. So dito, gagawin mo na lang yung part mo. Gagawin mo na lang talaga yung part mo. O bayaran nyo yun, lahat yan. Tsaka guys, Lord yan. Alam na yan. Kailangan dumating yung point na mahiya na lang si Lord sa'yo. Na sobrang sipag mo. Ang sipag naman nito ni ano? Ano pa ano? Ni Jen? Kailangan ang sipag naman sobra nito. Kailangan i-bless ko na lang sports card. Ganun! Kailangan si Lord na yung mahiya sa'yo sobrang sipag mo. Para i-hit yung mga goals mo this year. So sa akin yun lang guys. Diba? Sabihin mo sa apply mo, ready ka nang magpa-push. Bakit yan at sumunod? Thank you so much, guys. God bless everyone. Picture na tayo. Thank you, Ricarte, my grabe.